Pilipinas, magandang hapon po sa inyo lahat. Tanghali pala. Ito ay 25 ho ng Oktubre. Umpisa na ho natin ang investigahan, sumbungan, aksyonan ho ng mag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo. Hashtag ipabitag mo. Kontrobersya sa Mrs. Universe Philippines Beauty Pageant. Muling iimbestigahan. Gusto mo bang sabihin talagang deceitful practice. Pandilin lang. Yes, na hindi sinabi sa umpisa pa lang. Yes po. Kung alam po namin na ganun po yung kalakaran, hindi na po namin sasayangin yung oras namin. Alright. Akusasyon ng mga nagre-reklamong beauty queen laban kay Chato Kalalo, isa-isang sasagutin. Sa halip na sahod, mura at pagbabanta ang nauwi ng mga pobreng construction workers. Nilabasan pa ng baril ng kanilang amo. Sa pag-uusap po namin ni Mrs. Miriam Kalang, bigla pong lumabas ang kanyang asawa at biglang bumunot ng baril. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Trabahador, construction worker, nilabasan ng baril ng amo dahil kinukuha na yung sahod. Ngayon, kami po ang pambansang sumbungan, gaano man kasimple, gaano kaliit. Wala hong maliit o malaking sumbong kapag inilapit po sa atin dahil may pang-aabuso, may pang-aape, tumatayo po kami. Hindi lang po kami kakampe, humaharap po kami, tagapagtanggol kami ng mga taong iniyurakan ng karapatan dahil nasa ibaba lang sila. Tulad ho nito mga construction worker nito. Ay gusto lang humakuha. Yung kanilang sahod, anong ginawa? Mariosep, tinakot ho ng amo, tinutukan daw ng baril. Nilabasan ng baril. Kaya buong story ho nito, abay maganda ho siguro, panoorin. Nakatawag ng pansin sa hashtag ipabitag mo ang video na itinag ng mga netizen. Mula sa Butuan City ang nasabing video. Makikita ang pagtatalo ng mga trabahador at ng kanilang mga amo, ang mag-asawang Jill at Miriam Kalang. Kami pong walo ay mga skilled worker na taga Tubay, Agusan del Norte. Kami po ay hinire ni Mr. and Mrs. Jill Kalang na magtrabaho po sa kanilang bahay na mag-renovate sa Butuan City po. At ang napag-usapan po namin noong September 25, 2022 is ang renovate po na pakyawan sa kanilang bahay is 75,000 po. Gusto lang daw sanang makuha ng mga trabahador ang kanilang sweldo. Subalit ang kanilang amo na si Hill nanakot at naglabas ng baril. Pakyaw man ni ma'am, di man inadlaw. Pakyaw ibong ang inyong oras, pilat ng oras. Okay, pakyaw man na. Dele man, ma'am. Stress, kuman na. Sige, pakyaw man ako. Sige, may gusto niyo ibadya ko. Ha? Sige, gusto niyo ibadya ko. Ano ba na ito? Tapos nung hapon po ng October 3, nag-cash advance kami ng 8,000 pesos po. Hiling lang ng mga trabahador makuha ang kanilang sahod. October 8, 2022, kukuha na po sana kami ng paunang bayad na medyo malaki kasi malaki na din naman po ang nagawa namin sa kanilang bahay. Kaso po, gusto lang po nilang ibigay is 10,000. Paano po namin pagkakasyahin ang 10,000 sa aming walo? Pero nang dahil sa insidente, hindi na raw sila makabalik dahil sa takot. Natakot pa kami na baka hindi na po kami makauwi sa aming mga pamilya. Natatakot po kami sa kaligtasan namin at sa aming mga pamilya. Sana po matulungan niyo po kami na malutas po ang aming problema. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Lagi hong tandaan, ano? Dito ho sa aming programang pambansang sumbungan, laging may yung mapang-ape at yung mga ina-ape. Ito po yung simpleng kwento, sahod lamang gustong kunin. Eh, sa anumang kadahilanan, ipinakita po at nakita natin kanina yung baril na inilabas. Maganda siguro, pakita muna natin yung pictures ng, yan, ang parting yan. Makikita natin siguro kung yung paglabas ng baril, nakita ko kanina yung close-up ng baril, hindi ko kailangan yung mga salita na yan. Gusto ko lang makita yung baril. Ayan, nakatago yung baril.
So, yan, hindi ko maintindihan para saan yan. Ang inyong nakikita ay yung sinasabing paglalabas ng baril. Bakit ka naglalabas ng baril kung wala namang banta sa buhay mo? So, ito hong reklamo rito. Eh, bakit mo lalabasan ng baril? Hindi naman magnanakaw, hindi naman nalulub sa bahay mo. Bakit kinakailangan labasan ng baril kung ay may tangka sa buhay mo? Ano yung dahilan kung bakit may baril na yan? Ay, imbestigahan ho natin yan. So, eto makakausap ho muna natin ito mga construction worker na si Claude Rosolada et al. At ngayon, kakausapin natin dito ho sa Kalang Sumbong. Claude, magandang tanghali. Magandang tanghali din po, sir. Alright, Claude. Okay, sige. Sino yung mga kasama mo dyan? Kasama mo ba sila sa construction, yung dalawa? Yes po. Nandito pa po yung isa. Yung dalawa po, papunta pa po, sir. Ito po yung mga... Siguro maganda po, paupuin mo silang isa dyan kung para makita kung ilan kayo. Sige, magsama-sama kayo dyan. Upo kayo dyan para makita. Nang sa ganun, eh, gusto ko makita at makausap din. So, papunta pa po yung dalawa po, sir. Oh, sige, kahit na wag na silang dumating, eh, kung sino lang yan dyan, yan ang kakausapin natin. Hindi naman importante kompleto, mahalaga kompletong detalye ng sumbong ninyo para nang sa ganun makapag-imbestiga, maumpisahan natin itong pag-imbestiga sa sumbong ninyo, pang-aapi, at yung pananakot sa inyo. Tanong, ano ba talaga ang issue rito at paano namin kayo matutulungan at bakit lumapit kayo sa amin? Ang issue po, sir, is humihingi po kami ng tulong po, sir, kasi sa mga nalaman po namin, marami po silang kakilala na mga malalaking tao po doon sa kanilang lugar. Kami po, mahihirap lang po kami at sinabihan pa po kami nga na asikasuhin daw po namin yung pagpa-file ng kaso dahil alam po nila na wala kaming pera pang abogado. Yun ang sinabi sa inyo. Opo. Okay. Hinamon kayo pumunta sa hukuman at magsampa ng kaso laban dito sa kanila. Parang nang sa ganun, alam niya na kung sakali magsasampa kayo ng kaso, wala naman kayong pera para pansampa ng kaso sa abogado at sa hukom. Tama? Opo. Yung bang gusto mong sabihin kanina rin dahil malalaking tao sila, kilala nila kahit sino dyan. Tama? Opo. Sino tong nare-reklamo ninyo rito, Claude? Yung dalawa pong mag-asawa po, sir. Si Mrs. Mayan Kalang at saka yung asawa niya po, si Hill Kalang, sir. Si Hill Kalang. Ang nakita ko rito, si Hill Kalang, parang naglabas ng... siguro maganda, ipakita natin kay Hill Kalang na nakikita yung video na nilabasan kayo ng baril. So, paglabas ng baril, gusto ko makita yung mismong sa parte ng baril. Ayan, yan na lang. Freeze lang muna natin yan. So, yan ang baril nakikita ninyo. Sige, nandyan. Pinakikita po natin. Kitang-kita po yung baril nilabas. Pag ang baril nilabas mo, bagamat hindi mo tinutok, pero nandyan yung mga tao sa harapan mo, eh, bakit mo nilalabasan ang baril? Wala namang banta sa buhay. Okay? Ako'y medyo... napapaisip dito kung may banta pa sa buhay. Kayo ba'y may mga hawak na mga itak o gulok? Wala po, sir. Bakit wala naglabas po ng baril ang amo ninyo? Tinakot nyo bang amo nyo? Hindi po, sir. Ano ang nagtulak sa amo ninyo? Nakikita natin ngayon na nilabas yung baril na yan. Dahil nilabas niya. Ano ang nagtulak? Ano ang naging dahilan? Bakit naglabas siya ng baril? Hindi po talaga namin alam, sir. Yung gusto lang naman po namin, ikunin lang naman yung sahod na nararapat po sa amin ng mga tao. Tapos bigla na lang po siya lumabas galit at may dala na pong baril. Bigla pa po kami. Yung bang ginawa ninyo, naniningil kayo o gusto niya nang bayaran ko sa serbisyo ninyo? Yun ba? Sahod po. Kasi sahod. Pakyawan po yun, sir. Sabi, partial lang po, partial payment po sa pakyawan po namin, yung hinihingi po namin. Yung bang araw na yun, araw ng singilan para magsumingil? Naningil. Opo, sir. Ano bang araw na... Araw ng Sabado po yun. Sabado po. Okay. Para magkarinigan tayo, wag mo akong sasabayan. Patatapusin mo ako, sorry, ha? Okay. Kasi kung hindi, para tayo nagtatalo. Hindi naman tayo nagtatalo. Ako yung tagapakinig ng sumbong. Sorry po, sir. Sige, ganito, okay? Alright. Relax lang. Tutulong ako sa inyo.
Say, ganitong tanong ko. Araw ng Sabado, tama? Opo. Yung araw ng Sabado, araw ng singilan na ninyo para dahil patapos na Sabado, Linggo, pahinga, tama? Opo. So, naniningil kayo ng sweldo ninyo, yung pakyawan, pagdating ng Sabado? Opo. Mm-hmm. Anong oras nung naningil kayo sa kanya at bakit naglabas siya ng baril? Naningil po ako, sir, after lunch po kasi baka po kasi mag-withdraw pa sila ng pera. Kaya after lunch po, sinabihan ko na po siya, sila na. Yun po yung amount na kukunin po namin para ma-ready po nila yung pera in case na wala po silang cash on hand. Okay, so ang ginawa mo parang pinaalaalahanan mo na lang na bandang alas 5, alas 4, maniningil na kayo. Kahit tanghali pa lang, parang sinasabi mo na na kung sakaling wala pa, pwede magkapag-withdraw sa banko. Ganon. Opo. Mm-hmm. Opo, sir. Okay, so anong nangyari na parang sinabi mo na niningil kayo para naman pagdating ng alas 4, babayaro na lang kayo sa servisyo, tama? Opo, sir. Mm-hmm. Magkano yung sinisingil, magkano sinisingil niyo, Claude? 28,500 po, sir. 28,500. Ito ba'y nakakontrata or usapan, verbal lang, na kung anong inyong tinatrabaho na yan sa buong linggo to? Verbal lang po, sir. Pero may mga chat po kami din po, sir. Alright. So itong 28,500 sa isang buong linggo to na trinabaho ninyo? Opo. Yan po sana yung kukunin namin sa isang linggo po. Magkano bang usapan ninyo sa kontrata? Ako gusto ko lang maintindihan na yung pag-aayos ninyo ng bahay. Magkanong usapan? 75,000 po. Ito ba'y unang paningil ninyo or pangalawa na o ano ba? Silbi, may cash advance din po kami nung Monday. Okay. Nung Monday nung linggo na yon. Tapos nung Wednesday din po. Tapos so, yung Sabado po. Cash at CA nung Monday noon, nung Monday na nauna, nag-cash advance kayo? Wednesday. Opo. Tapos Wednesday, nag-cash advance uli kayo? Opo. Pagkatapos, nung Biyernes, ano tong naningil na uli kayo? Sabado po. Ay, Sabado. Okay. Oh, Sabado pala. So, Sabado, naniningil na kayo uli. Parang 28. Okay. Yung bang sinisingil ninyo, yung balanse ng 28,000? Hindi pa po yung balanse po, sir. Maiiwan pa din po sa 75,000 po kung kukunin namin yung 28,000 po. So, 75,000 yung kontrata na yan. Tama? Opo. Okay. Yung Monday, magkano na cash advance ninyo? 8,000 po. So, pinahiram kayo ng 8,000. Nung Wednesday, ilan ang pinahiram sa inyo? Ilan ang kinash advance nyo? 7,000 po. So, okay. 7,000. So, 7,000 plus 8,000 is 15,000. Pero itong Sabado ngayon, nag-a-advance na kayo ng parang naniningil kayo ng 28,000. Opo, opo. Gaano katagal ninyo gagawin yung trabahong ito? Ito ba'y aabuti ng isang buwan or? Yung usapan po namin is dapat po matapos na po namin in 15 days. Pero po, ginagawan po namin ng paraan na di pa po dumating ng 15 days, tapos na po. Nung Sabado po, nung 1 week na po kami nagtatrabaho, eh, malapit na pong matapos. Kagaya po nung nasa picture po. Yan, yung dito na lang po sa part, sa kabilang part na lang po ang kulang po. Mabilis na lang po kasi yung yero na lang po ang ilalagay po. Mm-hmm. Okay, so ganito, ano, para maging etong trabaho na to, para maintindihan nyo, ano, iniintindi po natin, bagamat sila yung mga simpleng tao, iniintindi po namin, inaalam po namin kung anong punot dulo. Pinakyaw kayo sa pamamagitan ng trabahong 75,000 pesos for renovation. Tama? Okay. Sa renovation na to, 75,000 pesos, gagawin nyo to sa buong, kumbaga sa loob ng 15 araw o 2 linggo. Okay. So, sa loob ng 1 araw, 2 linggo, kailan kayo nag-umpisa? Yung Monday po. De, anong araw kayo anong araw kayo nag-umpisa? October 3 po. October 3.
So, nung October 3, nung nag-umpisa kayo, naka-isang linggo na kayo? Opo. So, anong araw kayo ng kasi October 3, so anong araw kayo ng naniningil ng 28 mil? October 8. October 8? October 8 ang Sabado, no? Oh. October 8. Mm-hmm. Pero nakasingil kayo ng October 3 anong araw? Lunes? Lunes po, opo. Mm-hmm. So nung October 3, nakahiram kayo ng 8,000 pesos. Opo. So, okay. Ano to? Parang mobilization ninyo or gawa agad? O ano lang to? Parang servisyo nyo lang? Yung 8,000 po? Oh, yung 8,000 na kumbaga, ano tong sinisingil nyo? Material tsaka labor? Para po yan sa mga gamit po namin na gagamitin po, sir. Tapos yung fare po namin pabalik-balik kasi hindi po kami stay in eh. Malayo pa po amin, sa Tubay pa po, tapos sa kanila sa Butuan. Araw-araw po kami pabalik-balik. Okay, yung 7,000 na humiram kayo ng Asyete, ng Wednesday. Para po sa mga pamilya po, pambili po ng pagkain para Wednesday. Mm-hmm. Tsaka nung Sabado, naningil na kayo ng 28,000. Opo. Anong petsa yung Sabado? 15-8? 8 po. So, masaya ba itong amo ninyo na wala pa kayong isang linggo, mag-iisang linggo pa lang, naningil na kayo ng 28,000. So, ang singilan ba ninyo, usapan ninyo, kada, kumbaga, every 2 days? Ang usapan po namin is Wednesday at Saturday po, kukuha po kami ng pera. Wednesday po, pangbigay sa mga tao. At saka Sabado po, pang sahod na. At saka in case po na may emergency or kaya may kailangan kaming bilhin ng mga gamit para po mas mapadali po namin ang paggawa ng bahay nila. Okay. Pwede po kaming kumuha. Alright, sige. Anong kinagalit nitong si Hill Kalang? Bakit siya nagalit? Ang asawa lang po kasi niyang babae yung talagang nakausap ko po. Siya po yung nagagalit kasi yung gusto lang po niyang isahod sa amin is yung daily rate po ng mga tao. Hindi po niya kinikwenta yung silbi, yung pakyawan po. Sino tapos ka ima-minus niya pa yung daily rate ng mga tao, tapos minus pa yung na CA nung Monday, nung October 3 at saka yung October 5. Kaya ako ginaganito to at kinaalam ko lang dito. Ano, sige, okay. Pumayag ba yung si lalaki, yung si Hill Kalang doon sa 70, ano, kumbaga 7, magkano yun? 75,000. Napagkasunduan niyo ba to? Opo. Pumayag po silang dalawa po. Mm-hmm. So pumayag sila. Mm-hmm. Ano ang kinabuisit ng lalaki, bakit naglabas ng baril nung tanghali ng 8 ng Sabado nung Oktubre? Ano ang nangyari, ba't siya naglabas ng baril? Sinabihan niyo po kasi kami na pagkatapos po ng Sabado, hindi pa po daw muna kami babalik, hindi pa po daw muna kami magtatrabaho na pagka next week. Tatawagan lang po daw kami. Okay. Kaya di po pumayag yung mga kasama ko kasi wala po silang trabaho. Tapos malapit na din po matapos yung ginagawa po namin. Mga 5 days, 3 to 5 days po matatapos na po namin. Mm-hmm. Ilang ba tao nagtatrabaho sa itong sa renovation na to? Ito po sila, mga skilled po sila lahat. Mm-hmm. Pero puro karpentero yan, wala namang mason, puro karpentero lang. Panday mason po. Mm-hmm. Karpintero tsaka mason. Meron bang sementong ginawa kayo o puro bubong, puro ano lang, puro bakbak tapos palit meron ng? Meron po. Yung nasa gitna po sa ibabaw po. Oh, puro yan, ano yan? So wala kayong semento, puro bubong lang. Di, meron po semento po yun, hollow blocks siya kasi semento po yung nasa gitna yung kanino ang materials? Sa
sa may-ari po. So sa labor inyo, parang sa inyo, labor lang. Opo. So kung 75,000, i-divide natin sa ilan kayo mga nagtatrabaho? Pito po sila, pang-walo po ako. So ikaw, anong papel mo? Foreman? Hindi naman po. Parang tulong-tulong lang din po. Kasi partner ko po itong isa. Okay, sige. So walo kayo, tama? Opo. Kasi baka dito tinitingnan natin sa 75,000. Sa makatuwid, bawat isa sa inyo, magkanong party-party ninyo dyan? Equal sharing po sila kasi iba, equal sharing po lahat. Alam ba na may-ari na equal sharing to o kayo-kayo lang kaya baka feeling na may-ari na parang lugi siya. Kaya parang lumalabas, sa isang linggo ang tatrabahuin ninyo, 9,375 ang bawat isa. Equal sharing alam yan po, eh. Sandali muna, Claude, pakinggan mo ako ano para nagkakaintindihan tayo. Gusto kong linawin lang, huwag tayo magtalo, intindihin mo ang sasabihin ko. Para pagkausap ko na yung may-ari, alam ko na, okay? Kung equal sharing yung 75,000 pesos, walo kayo, hati-hatiin nyo sa walo yan, divided by 8, lalabas 9,375 pesos ang bawat isa. Sa 75,000 pesos divide by 8, yun ang lalabas, 9,375 pesos ang bawat isa sa dalawang linggo. Alright. Yun ang gusto niyong sabihin. Okay. Pumayag ba'y may-ari ng ganyan? Yes po. Okay. Sa bawat isa, 9,000, kaya 75,000 pesos ang pagre-renovate ng bahay niya na matatapos sa dalawang linggo. Okay? Tama? Opo. Alright, sige. Okay, well, kung ganun, malinaw na. Mm-hmm. Sige. Kaya lang, bakit hindi kayo nagkasundo ng Sabado? Kasi ayaw niya na kayong pagtrabahuin next week. Parang ganun. Opo, di na po na kami patatrabahuin next week. Parang gusto niya sabihin, tigilan na natin tong trabaho na to. Magkukuha na lang ako ng ibang tao. Opo. Okay, so gusto niya sabihin, magkano nang naibayad niyo sa inyo? Kabuuan, parang, yan ba'y binayaran kayo ng 28,000? Po? Nabayaran ba kayo doon sa siningil ninyo yung 28,500? Hindi po. Ang nabayad hindi lang po. Sa ang nabayad lang sa inyo yung sinasabing 15,000? Meron din po yung 11,000 po. Okay, sandali. Bakit 15,000? Yung nakas advance ninyo, 15,000, kumbaga, October 3, nagkas advance kayo ng Claude? Claude, tumingin ka sa akin, makinig ka, patahimikin mo yung mga kasama mo diha. Ingon sa ila, ay sabadiha, akong kausapin mo. Kasi hindi ka na samok ba? Murag sila mga bubuyog. Sige, ingon sa ila, ay sabadiha, kasi si Ben Tulfo nag-imbestiga. Maot tanawon sa TV na, i-interview kita, pero sige silang sulti sa imo. Dili na, kausapin mo ako sa aking tumingin. Kaya mga kasama mo, sabihin mo, tumahimik sila. Kasi kung gusto mo akong tulungan, pakita ka ng respeto dahil ako'y nagtatrabaho para sa inyo, huwag mong paingayin niya mga kasamahan mo. So lumalabas, magkano pa lang ang nakuha ninyo sa may-ari? Magkano pa lang ang nabayad na may-ari sa inyo? Bali, 26 na po. Kasi nung Sabado po, nakukuha kami ng 28,000 po. Ang gusto niya lang pong bigay is 10,000. Tapos yun po. Okay, sandali na lang, Claude. Ano? Sa lahat ng nakuha ninyo, 26,000. Opo. Alright. So, ang pinag-uusapan, 75,000. Sa 26,000, itong nakuha nyo sa isang linggo. Opo. Alright. So, hindi pa tapos yung pangalawang linggo, parang pinatigil na kayo, wag nang bumalik. Tama? Kaya 26,000 kasi may binayad sa inyo ng Sabado ng 11,000, tapos nagbayad sa inyo, parang nagpautang sa inyo ng October 5 na 7,000 at saka October 3, 8,000. Pag pinagsama-sama mo, 8 plus 7 plus 11, 26,000. Opo. So, isang linggo niyong trinabaho yan. Ngayon, nung araw na yon binayaran na kayo. 26 pa lang. Alright? So, sa 26,000, gusto niyong sabihin,
75,000 gusto niyong tapusin, eh wala kayong kontrata, parang gusto niyong sabihin, hindi, tigil na lang, isang linggo lang, eh 26,000. Kukuha na lang siya ng ibang magtatrabaho kasi parang pinakyaw lang ka dun sa buong araw, dun sa linggo na yun, hindi natapos. Ito ba ang dahilan kung bakit parang nagtalo kayo, kaya nabuisit siya, parang ayaw niyong pumayag kasi siya naman ang boss ninyo, siya naman yung nagpapakyaw. Eh hanggat wala kayong ginagawang trabaho, wala naman kayong, walang siya ibabayad sa inyo kasi pakyawan. Kung ano yung natapos, yun lang ang kanyang babayaran. Pakinggan mo muna ako, Claude, ha? Huwag ka munang sumabat kasi kung sasabat ka, hindi mo ako pinakikinggan. So, eto ang dahilan kung bakit nagalit itong boss niyo. Kasi hindi kayo pumayag na pinatitigil na wag na kayong bumalik, parang gusto niya sabihin, okay na sa akin yan, nagbayad na ako ng 26,000. Wag na natin tapusin yung 75,000 kasi parang sa inyo, wag na kayong bumalik, okay na sa akin. Anong problema roon sa nangyaring yun kung sabi niya ayaw niya? Eh kung ayaw niya, wala na siyang pambayad sa inyo, wala kayong magagawa roon kasi kung ano yung natapos niyo, yung babayaran niya. Hindi kaya? Kasi po, yung di naman po yun pwede na hindi po matapos kasi yung iba po hindi pa po nabubungan. Tumutulo pa po okay, sa loob. Di kung gusto niya nang tumira sa bahay niya, may tulo. Kasal, siya na may kasalanan, ano magagawa niyo? Di naman din po sila nagsabi sa amin na ganyan po yung gusto po hindi, nila. Hindi, kasi ganito, hindi wala sa kontrata kasi ito sa susunod, Claude Kiniga, no? Dapat bago ka tumanggap ng trabaho, nakasulat sa kontrata. So, ang ginawa niya, kung ano yung natapos, yun ang babayaran ko. So, hindi pa tapos yung buong kontrata. Pwede yung sinabi, wag na natin tuloy ito. Nabayaran kayo sa isang linggo. So, sa isang linggo, nabayaran kayo ng 26,000. Kung ang 26,000, i-divide natin ng 8 katao, magkano yan? Magkano binayad sa inyo sa isang linggo? So, 26,000 divided by 8. Okay, tagti 3,000 yan. Parang tagpo 4,000 ang bawat isa. Tama? Tagpo 4,000 ang bawat isa, mga 4,000 plus ang binayad niya sa isang linggong trabaho. 3,250 sa bawat isa sa inyo sa isang linggong trabaho. Parang gusto niyang sabihin kasi, kumbaga, hati-hati kayo, equally shared among you. So, parang lumalabas ganun lang ang gusto niyang sabihin. Nagtrabaho kayo ng pakyaw, 3,250 sa bawat isa. Pantay-pantay kayong 8. Baka malay mo, wala na siyang pera, naaburido na siya. Wala na siyang pambayad, kaya pinatitigil niya. Ngayon, ayaw niyo, kasi hindi pa tapos. Eh kung yung mismo may-ari ng bahay sabi, ay hindi ko na gusto. Di bali na kami mabasa ng ulan. Di bali na kami mahulog dito yung mga higa dyan sa mga balat namin, sa ano namin, hindi natin sila pwedeng pilitin. Mabuti sana kung natapos nyo, then pwede kayo maningil. Kaya lang yung parting paglabas ng baril. Ano ang naging dahilan? Ba't kayo nilabasan ng baril? Hindi kayo nagkasundo kasi ayaw nyong pumayag na tapos na ang trabaho. Sabi niya, eh siguro baka wala siyang pera, baka naghihirap. Baka siguro naisip niya, wala akong pambayad dito, magkakautang ako. So, pinatigil niya na muna siguro pagtrabaho ninyo. Hindi kaya? Pwede na po? Hmm. Palagay ko po kasi, parang plinano na po kasi nila. Kasi nung Friday po, napadaan po kami doon, sakay po ng police patrol. Pinatapos po nila sa ibang tao po eh. Okay, ganito na lang. Etong sasabihin ko sa Claude, no? Basta't importante na bayaran kayo sa isang linggo. Kay dalawang linggo ninyong pinatatapos, parang 26,000. Iba kasi kung natapos ninyong trabaho ng dalawang linggo, nag 75,000, di kayo binayaran, di kayo nagkasundo. Dito sa parting to, parang hindi kayo pumayag na tapusin ang trabaho kasi gusto niyo sabihin, hindi, kailangan bumalik pa kami. Bayaran mo kami. Hindi pa tapos ang trabaho. Kayo nagsasabi noon, marami pang mga bagay tapusin. Tapos yung may-ari naman sasabihin, hindi, mabagal kayo.
Sa sobrang bagal ninyo, aabutin tayo ng siyam-siyam nito kasi kung 2 linggo, 1 linggo, baka hindi pa siya, malay mo, baka hindi pa siya kontento kaya ayaw niyang ipagpatuloy sa inyo, kumuha na lang siguro siya ng ibang kontraktor na mapapabilis at mura. Hindi natin siya pwedeng pilitin na yun, na obligahin, bayaran kayo, eh kasi baka tumagal. Sa palagay niya, estimate niya, tatagal kapag tinuloy niyo. So, may karapatan ba siyang wag tapusin? Eh, wala pa kayo nabibigay, nagugugol na serbisyo. Wala pa kayo nagagawang paggawa. So, tinapos niya na lang yung 1 linggo. Ngayon, tama bang ginawa niya? Maaring tama kasi una, nakita niya, malulugi siya, mabagal ang trabaho. Baka ganun pananaw. Pangalawa, naisip niya, makakamura siguro ako kung kukuha ko ng ibang karpentero, mapabilis. So, may karapatan ba siyang patigilin kayo? Oo, may karapatan siya kasi wala pa kayong ginugugol na serbisyo. So, pinatitigil niya kayo, huwag na kayong bumalik. So, kayo naman, hindi kayo pumayag. Ito ba ang naging dahilan kung bakit naglabas siya ng baril? Kasi parang gusto niyo ituloy kahit ayaw niya na. Hindi po. Anong ano ang dahilan ba't siya naglabas ng baril? Talagang hindi ko po talaga alam kung bakit po siya hindi mo alam, yung asawa. Sige, kung hindi mo na alam, tawagan na namin para malaman natin. Kasi kung hindi, maghahaka-haka tayo rito eh. Okay? Tatawagan na lang natin siya, ha? Kasi yung mga sinasabi mo sa akin, mukhang hindi mo na masasagot ang utak ng may-ari. Ano ang nagtulak sa kanya na para nagalit siya, naglabas ng baril itong awol na retired, or hindi awol, retired army to. Kasi kung awol, hindi pa siya retired. Na-discharge siya. Kung retired, hindi pwedeng sabihing awol. Alamin natin kung retired ba siya or natanggal siya sa serbisyo dahil nag-awol siya. Illegal discharge yun. Illegally, pang kumbaga, hindi siya dishonorably discharged ang tawag. Okay, so, tatawagan namin. Diyan lang muna kayo. Ito po ang saysay ho ng Pambansang Sumbungan. Detalyado ho, inaalam po namin. Para mapagtanggol po namin, para pwede ho kaming tumayo dito po sa mga taong pakiramdam huli na agrabyado. So, pakikinggan po natin sa kabilang panig. Ano? Kung kayo po ay nanonood, tingnan nyo lang po kung sinong tama, kung sinong mali. Para may matutunan po kayo. Ito po yung mga sumbong sa Pambansang Sumbungan. So, yan ho yung telepono. Tignan natin kung sasagot ho itong si Hill Kalang. Alamin natin kung ba't naglabas ng baril. Nilabasan daw kasi sila ng baril. Dahil hindi sila nagkasundo. Baka kasi nakulitan. Baka kasi nabuisit. Hindi natin makontakt to. Siguro, okay, sandali muna. Balikan muna natin to. Oho. Si Marina lang, tawagan natin yung misis. Para si misis naman, si Commander, baka malaman ni Commander, baka may masabi sa atin. Kung minsan kasi, malaking influensya ng isang Commander, ano? Lalo na yung Commander na mahilig sa yaw-yaw. As in, sumasayaw-sayaw. Tawagan si Commander kasi kuminsan si Commander napapasunod si Mister dahil may hawak ng pera si Commander. Alamin natin muna dito kay Mrs. Kasi baka wala. O, kinukonekta pa yung telepono. Nako, wala pa. Sige, tawagan uli. Pakitawag. Tawagan uli natin. Subukan natin kasi hindi matawagan. Baka nagsasiesta o baka nananghalian pa. Sa mga probinsya, ganitong oras. Wala pang alauna. Sa relo ko rito, hindi naman gumagana naman yung relo ko rito. Kasi kung hindi, hambalusin ko yung dealer nito. Babalikin, sampal ko sa mukha nila. Mamahalin pagkatapos. O dyan, sa relo na yan. 5 before 1. Dito, ganun din. 5 before 1. So, tanghali pa rin. Baka naman kumakain pa, sarap ng kakamay-kamay pa, oh. Tapos biglang nariring yung telepono. Hello po, magandang hapon po. Sino po sila? Magandang hapon po. Pwede po makausap si, si Mr. Kalang? Sino po? Si Mr. Kalang? Si Hill?
Sino po yun? Police po ba? Miriam Kalang, pwede po makausap? Ano po yun? Police po ba dito? O... Ah, police. Hindi po. Hindi po police. Ano po siya dito? Ay, baka wrong number po kami kasi tinatawagan po namin si, ano, si Hil Kalang. Opo. Ah, nandiyan po ba si Hil Kalang? Sir, ano po yun? PNP po? PNP personal po ba yun? O ano? Ah, hindi po. Ano? Baka mali po. Kung PNP personal po, headquarters po siguro to. Hindi po, ano? Si Ben Tulfo. Opo, night police station po ito, sir. Okay. Pasensya na po kayo. Mamaya-maya po, tatawagan siguro na. Pasensya na po kayo, sir, ha? Ah, okay lang po. Wrong number. Sige po. Okay. Thank you. Salamat po sa pagtawag. Alright, sige. Tawagan natin. Mali, mali, mali ang number. Tawagan natin si Hil Kalang uli. Okay, bago yan, bago tatawag muna tayo rito. Okay, babalikan kita, Claude, ano? Huwag muna i-dial. Sandali muna. Okay, sige, huwag muna i-dial. Claude, kayo ba'y nagreklamo sa pulis? Opo, nagreklamo po kami. Bakit kayo nagreklamo sa pulis? Natakot na po kami po. Baka po kasi ano pong gawin niya sa nila sa amin. Mm-hmm. Lalo na po na may baril po. Ah. Oh, anong dahilan daw kung bakit sila naglabas ng baril? Nagpa-blatter ba kayo? Opo, nagpa-blatter po kami. Tinutok ba yung baril sa inyo, Claude, sa mga kasamahan niyo? Or tinago lang sa likod na parang... Oh, natutok po pero di po nakuha sa video kasi po. Sinong tinutukan sa inyo? Parang ginanyan niya po sa amin lahat po. Mm-hmm. Bakit niya tinutok sa inyo? Kumbaga, pinaalis na kayo kasi parang nabayaran na kayo pero ayaw niyo pa rin umalis dahil gusto niyo ituloy ang kontrata hanggat matapos? Hindi pa po kami binabayaran nung araw na anong time na po yun. Okay. Hindi pa kayo binabayaran? Opo, hindi pa po kami nabayaran nung additional na binigay po nila. Yung tumanggap po nung additional po is yung kapatid po ng So, binayaran, okay. Sa Makatuwid, binayaran na kayo ng 26,000 nung umalis na kayo sa bahay. Kami lang po dalawa ng partner ko yung umalis. Yung iba po, nasa labas po. O di, umalis. Okay, sige. Sa Makatuwid, nagbayad sila ng 26,000 ng araw din yun. Hindi po. Yung 11,000 lang po. So, sa Makatuwid, nagbayad sila ng 11,000 ng araw na yun? Opo. Mm-hmm. So, kanino lang inabot yung bayad na 11,000? Sa kapatid niya po. Kapatid nino? Ni ng partner ko po. Sino siya ang tinuturo mo? Ito po yung partner ko po. Partner mo. Ano ba yan? Mister mo? Sweetheart mo? Lover mo? Or ano, asawa mo? Live-in partner ko po. Ah, live-in partner mo. Huwag ka mong kahiya. Okay lang naman. So, sa kanya binigay? Hindi po. Sa kapatid niya po. Bakit sa kapatid niya binigay? Anong dahilan? Dahil hindi na kayo magkaintindihan? Di, umalis na po kami kasi nung pagbigay po, di po talaga namin alam nung una na binigay po. Okay, ganito na lang. Claude, humahabang usapan. So, binigay niyang 11,000. Kanino niya inabot yung 11,000 nung Sabado na yon? Kay Marlon po. Sino si Marlon? Yung kapatid po niya. Oh, yung kapatid ng ka-live-in partner mo. Opo. Okay, hindi sa inyo binigay sa kapatid ng ka-live-in partner mo kay Marlon. Yung okay. Opo. Doon na lang binigay kasi ayaw niya nang makipag-usap sa inyo. Parang ganon. Kasi natakot na kami, sir. Lumabas na po yung iba sa amin. Tapos yung si Marlon kasi, di niya alam na naglabas na ng baril yung si Hill po. May isang video po kaming sinend po na si Marlon na nakatalikod po siya, inaayos lang po niya yung gamit, kaya hindi niya po alam na nilabasan na kami ng baril nung time na yon. Mm-hmm. Tinatanong ko lang kung kanino inabot kay Marlon. Opo. Bakit kay Marlon inabot at hindi inabot sa inyo? Po? Bakit kay Marlon inabot yung pera at hindi inabot sa ka-live-in partner mo o sa iyo, Claude? Kasi yung pong time na po yun, umalis na po kami. Okay. Po kami so umalis na kayo. Okay, sige. Okay. Para wag na umalis na kayo. So naiwan ba si Marlon? Opo, naiwan po siya sa loob po. Okay, hindi niya alam yung komosyon na nangyari.
Hindi po niya alam na naglabas na po ng baril. Okay, so hindi niya alam na nagtatalo-talo na kayo, kaya yun ang dahilan ng naglabas ng baril. Pero alam niya po na parang may sagutan na po. Ano ang punto mo rito na parang gusto mong pinahahaba yung storya? Hindi ko na naintindihan sa'yo kasi una sa lahat, inabot yung sa 11,000, yung 11,000 nung Sabado a 8 ng Oktubre. Alright? Yung 11,000. Tapos yung 7,000 nung a 5 ng Oktubre. Tapos 8,000 ang atres ng Oktubre. Pag pinagsama-sama mo, i-plus mo yan, 8,000 plus 7,000 plus 11,000, 26,000 yan. Sa isang linggo. Kaya kung isang linggo na yan, ihati-hati nyo sa inyo equally divided among the three, the eight of you, parang lumalabas 3,250 pesos. Tama? Opo. Okay, pero, sige. Opo. Sige na. Okay na. Okay na sa atin. Kasi hahaba pang story pag ikaw kinausap ko. Ano bang silbi nitong partner mo na hindi nagsasalita? May bibig ba to? Meron po. Halika nga, sandali. Paupuin mo rito yan. Ang hirap talaga pag babaeng kausap nito, Sis Mario Joseph. Sige. Ala, Totoy, umububo ka riyan. Bisaya ka ba o Tagalog? Bisaya po. Bisaya ka. Mm-hmm. Kibalo ka ng English? Hindi po, sir. No. Chabacano, dili. Hindi din. Tagalog, dili. Kunti lang po, sir. Bisaya. Hindi ako nakapunta ng marunong, okay. Sir. Okay, Bisaya. Marunong ka. Okay, sige. Ang saba na hitabo, nga naman, naggawas ng pusil diha, kaning amo ninyo. Nalagot sa inyo, ha? Sir, na... Baka inisip niya, sir, para hindi na kami ipabalik sa pinakyaw namin na bahay nila, sir. Mm-hmm. Kasi so, magkipagkukunin namin sa kanilang bahay. Magwala pa. Okay, sige, sandali. Pinahirapan mo ako magbisaya. Tagalog ka rin naman pala. So, gusto niya mangyari, tapos na lang yung isang linggo na yon at ayaw niya ituloy yung kontrata. Kasi parang siguro nababagalan siya sa inyo. Hindi kaya? Yun po. O siguro. Ngayon, siguro kasi kung masaya siya, tuloy-tuloy lang sana. 'Di ba? O sige, ganito na lang. Okay, tatawagan na lang muna natin uli kasi nahihirapan tayo rito. Simple lang naman ang ano dito. Eh pinapalabukan pa na mga baril. Eh talagang mali rin naman paglabas ng baril. Inaalam po natin ang dahilan ng problema kung bakit naglabas ng baril itong Kolokoy. Ngayon, wala pa akong binabagit kung sinong Kolokoy. Maari sila lahat mga Kolokoy. Sige. Ngayon, tawagan natin si Hill ka lang. Wala. Dako, hindi na matawagan. Tawagan ulit si Hill ka lang. Kanina. Isa-sum up natin ho, mga boss. Ano? May kontrata ho kasi kanina. Hindi la, isang linggo pa lang nakagawa na binayaran lang sila ng 26,000. Ang nangyari, ayaw nilang pumayag kasi ang usapan, 75,000 na gagawin sila loob ng dalawang linggo. Eh, mukhang hindi ata pabor ang yung nagmamay-ari ng bahay. Mm-hmm. Kaya, hindi, nagka-buisit-buisit. Okay na nga. Okay. Hello, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Si Hill ka lang nandyan. Ay, tulog po. Sino po itong kausap, kausap namin? Asawa niya. Ay, asawa. Mrs. ka lang, magandang hapon. Si Ben Tulfo, ma'am, sa Manila. Ah, okay po. Ma'am, Maryam, ano? Maryam, kami magtanong lang sa inyo kasi nagreklamo man itong mga trabahador ninyo diha sa bahay niyo. Nga, ano? Nagkontrata. Oo, sir, eh. Okay, sige. Kwento mo sa ako, sa akin. Ano bang nangyari dito? Bakit nagkanda sila yung nagrareklamo? Sasabi na pinutukan daw sila ng baril. Ano ba ang version mo dito? Ito po yun, sir. Oh, sige, ma'am. Sige. Sige, kayo ganito na po. Ganito yun, sir. Ah, naghahanap po. Story ko ba from the sige, start? Sige, ma'am. Okay. Sige, tuloy okay. Mo. Okay. Ah, naghahanap po kasi ako ng skilled panday mason, carpenter mason. Okay. So, wala akong makita. So, nag-post ako sa FB. Oo. Listen to learn. Nag-post ako sa FB. Okay. Tapos, sa daming nag-comment, sila ang nasagot ko. Okay.
So sabi ko, anong skills nyo? Ano kami ma'am? Kanang round kami. All around. So, all around. Mm-hmm. September 24 kami nag-usap. Okay. Through text. Mm-hmm. Tapos, September 25, bumunta sila dito sa Butuan. Okay. Malayo sila from Tabadbaran City, Tubay. Okay. So, yung intertent ko, 3 o'clock. Mm-hmm. Tapos, sabi ko, pinakita ko sa nila yung bahay ko na nakira kasi gusto ko. Yung tulo ba, yung ceiling. Okay. Mabago. Mm-hmm. Tapos, yun, sapa namin, oh, ganito yung trabaho. Mm-hmm. Ibalik yung polo roof. Mm-hmm. Kasi, ceiling lang naman ang difference. Mm-hmm. I-high ceiling siya, tapos ibalik yung koloro. Mm-hmm. Okay, ako, magkano ano nyo, bakyaw? Sabi nila, 95,000, ma'am. Mm-hmm. Naku, ang mahal naman, hindi po kaya. Mm-hmm. Sabi nila, pwede 75. Sabi sila, apat siya kasi sila, tatlong lalaki, isang babae. Mm-hmm. Yung babae, palaging kasama nila, everyday. Mm-hmm. So tapos siya, sige ma'am. Sabi ko, start tayo October 3. Mm-hmm. Siya, yes ma'am, naku, paano ba yung bayad? Paano gagawin yung bayad? Sabi nila, same lang ma'am sa natural na ano, na Pacquiao, Wednesday at saka Saturday. Mm-hmm. Ganoon naman talaga, di ba sir? Oh, Wednesday at Saturday. Mm-hmm. Tapos advance din. Okay. Sweldo pag Saturday. Okay. Okay na, nag-usap na. Before October 3, nag-text ako. Pwede ma-send yung mga materials kasi in-estimate nila eh. Para mabili ko kaagad. Mm-hmm. Kasi pag kinabukasan, ano na tayo? Kasi start na sa trabaho. Okay. Sabi nila. O, nagbigyan sila ng estimate materials. So, binili. Kinabukasan, 8 o'clock, dumating sila. October 3 yan. Okay. Pagdating nila 8 o'clock, apat na motor sila. Single motor. May mga angkas. Itong lalaki at saka yung babae yung nag-complain. Mm-hmm. Oh, start na kayo. Yes, ma'am. Lagyan sila, nagtuwa sila sa mga gamit nila, yung backpack nila. Diretso yung babae, ma'am, kasi advance kami ng 8,000. Nasyak ako sa inusapan, Wednesday at Saturday. Sabi ko, hindi pa nga tayo nakapagpukpok ng isang sako. Tapos advance na ka dyan. Hindi ma'am, kasi ma'am, may Shopee kami dumating, may order kami, ganun, pag ganun ba? Mm-hmm. Nagbigay ako ng 8,000 to voucher. Okay. Okay na, trabaho. Akyat sila sa taas. So, umakyat din ako sa kabilang taas kasi niapit ako. Yung ginawa nila sa ano ko, sir, yung bubong. Pukpuk dito, pukpuk doon. So, yung mga kuluro, hindi ginamita ng yung electric grill para pangtanggal ng six screw. Uh-huh. So, martilyo nung ginamit nila. Pukpuk dito sa bubong. Para sira-sira lahat. Uy, hindi ganyan. Mm-hmm. Hindi ganyan. Kasi ibalik lang luma. Mm-hmm. Paano yung mga ganit namin sa baba? Open na yung bubong. Sabi lang, ha? Yanon niyo ma'am, itago niyo ko. Wala kami, maliit lang bahay namin. Paano namin itago yung gamit? Okay. Portion for portion lang yung gusto ko. O hindi sila nakinig. Wala, yung mga GI ship ko, yupi, naku. Parang naano ako, parang may masay. Mm-hmm. 3 o'clock, umulan, bumungos ng ulan. Basa kayo? Bumungos yung ulan. Lahat ng appliances sa amin, takbuhan kami sa baba. Sila wala silang ginawa. Wala sila, hindi nila. Ibinalik yung mga bubong. Takbuhan kami nung trabante ko dito na sa Ticharon. Wala kaming tidi lang, yung malaking tidi ko lang na basa lahat ang gamit nyo. Na appliances, yung lahat na gamit namin, yung mga... Hindi ba sila tumulong nung umulan na iniwas muna, itinago para wag mabasa? Hindi na sila. Sabi ko, hindi na lang kayo tumulong. Sabi nila, ma'am, mapasma kami kasi galing sa init. Kasi nainit yung, umaga, mainit. Nakatago lang sila, 3 o'clock, tapos. So, okay. Habang umulan, nakasilong lang sila habang umulan kasi baka mapasma. So, ako parang naiyak ako na yung mga binta ng mga anak ko, yung upay-upay na mga bags, dresses. Okay. Ngayon, naka-moons lahat. Kasi wala na, may naisang ba? Okay, gano'n na, nabasa. Umiyak ako. So, umiyak wala na sila, umalis na, 3 o'clock. Okay. Yung katulong ko dito na magtagahiwa ng Ticharon, kami dalawa umakyat sa bubong. Nag-arrange kami ng mga GI sheet. Kayo na nag-ayos?
Oo, oh, kami na. Parang naiiyak na talaga ako. Kinabukas yun, dumating din sila. Ganun ang oras nila, sir. 8 o'clock. Tapos, kakain pa sila ng baon nila. Tapos, anong oras sila umuwi? Alas 3 uuwi na. Hmm? Parang, alas 8, tapos uuwi ng alas 3. Tapos... Oo, kasi sabi ko, ba't maaga ko yung umuwi? Nakapakyo ito. Siya nang pakyo to. Kami bahal kami ang... Sa oras nila daw sila yung ni alam sa oras nila. No? Kaya nakapakyaw. Hindi kayo masunod kasi gusto namin madalian. So, nag-parlin sila. Nag-parlin sabi ko, daliin nyo. Ako, alam ko naman yung sir yung talagang trabaho. Mm-hmm. Hindi ako makatulog kasi hindi ko man narinig yung pokpok ng martilyo, mm-hmm. yung lagari. So, umakyat ako. Nakaupo lang sila, nakasigarilyo. Ano ni Garilyo lang? Oh, ganun. Oo, killing the time. Sabi ko, 75,000. 2 days na, 2 days na. Sabi ko, dalian nyo naman yung parlins at yung mga trashes kasi uulan na naman. Sabi nila, hina, yung ano daw nila, yung lagari, hindi, ayaw, purol. Sabi ko, sabi niya, skilled kayo. Hindi sila makaano dahil mapurol yung lagari. Yung isa lang na lagari, tagal pa. 2x3 ang tagal. Babae ako siya, pero alam ko kung ano yung karpentero. Oh, okay. Ganito mama, no? Kasi nakikinig sila. Ako itatanungin ko sa mga sinabi mo, may reklamo ka pala sa council, nagre-reklamo. Sandali lang mama, no? Pakinggan mo mama, ang aking sasabihin. Okay. Claude, nakikinig ka ba? Okay, pakinggan mo ako, Claude, ha? Pinakinggan ko si Maryam Kalang. Lumalabas pala kayo, eh, ganito, na parang may reklamo sila na pag kayo darating ng alas 8, pasok ninyo, uuwi na kayo ng alas 3. So, pagkatapos, pag nagla-lunch pa kayo, nagkikwentuhan, tapos yung mga gamit ninyo raw, kung minsan pag tinatanong niya, lagari, kasi mapurol daw yung lagari ninyo. Ano ba to? Pakikwento mga sa akin, Claude, dito sa mga kasamahan mo dahil ikaw mukhang pinaka-manager nila dahil boyfriend mo yung kasama mo. Yan kayo ata yung pinuno. Ano ba nangyari dito? Okay, may storya dito kaya ayaw na siguro sa inyo patuloy. Ikaw, sige, sagutin mo. At the start pa po, sir, nung first part po namin na usapan, nung September 25, alam na po namin yung gusto niya. Ayaw niya yung mga mapupurol lang mga gamit, gusto niya mabilisan, mga ganyan, ganito. So before pa po nung October 3, 4 na lagari po, kung sa Bisaya pa, pinabaid na po namin. Oo, anong nangyari? Pinabaid na po namin, tapos... Yan po palagi niyang sinasabi na mapurol daw kahit bagong baid na kasi yung mga kahoy po. Sige, ganito na lang, ano? Para ano, sa telepono, tatawagin, ganito na lang. May reklamo sila laban sa inyo sa trabaho ninyo. Kasi kanina, sweldo ang sinasabi mo. Okay? So ngayon, kinakausap ko sila kasi pag pumasok daw kayo, alas 8 na, umuwi kayo ng alas 3. Nagkikwentuhan lang kayo. Ang sabi naman ni Mrs., kung totoo, dismayado sila sa trabaho nyo kasi kung yung biglang umulan, yung tinanggal ninyo mga bubong, ni wala man lang daw tumulong na itabi yung mga gamit kasi ang rason nyo, hindi kami pwedeng tumulong dahil baka mapasma kami. Totoo ba to? Hindi, totoo ba to? Ayaw ko nagdadahit. Sagutin mo ako. Huwag na ikaw, Claude, dahil hindi ka karpentero. Kumbaga, extra ka lang. Ikaw, mister, ang pangalan mo? Jonathan po, sir. Jonathan, makinig ka. Okay, pamati sa ako, ha? Pamati sa ako kayo. Pamati kayo. Ayoko nang kausapin yung partner mo, si Claude, kasi hindi dapat siya nakikiusap. Eh, dapat kayo mga lalaki, kayo nakasuot ng pantalon, kayo dapat ang kinakausap ko. Ikaw, lalo ka na, Jonathan. Ano itong narereklamo sa inyo na parang hindi kayo tumutulong bilang yung mga amo ninyo? Habang umuulan, basa, malakas ang ulan, biglang umulan, sana tinulungan nyo man lang itabi yung mga refrigerator, furniture, na nagkandabasa tuloy kasi na-save lang nila yung kanilang TV lang. Habang nakatingin lang kayo, ang rason ninyo, hindi, mapapasma kami. Ano to? Totoo ba to?
Hindi po yung sinabi namin na mapasmo po kami, sir. Ang totoo po yun. Okay, sige. Kung hindi kayo mapapasma, bakit ayaw yung tumulong ng umulan? Walang tinanggal yung bubungan, biglang nabasa sa ibaba ng bahay, sa baba, wala nang bubong. Ano daw sinabi niyo? Hindi kayo mapapasma. Sige, ano ang dahilan? Bakit bakit hindi kayo tumulong? Gusto ko malaman muna. Pag sugod sa ulan, sir, doon pa kami sa taas. Tapos yung mga sina binaklas namin, binalik namin sa lalagyan dati para sabi ni ma'am kasi na ibalik niyo yung mga sin, balik niyo. Di binalik namin lahat, sir. Okay. At saka yung dalawang kasama pong kupangan na kurente. Na kurente yung kasama ko kasi may mga ground pa sa taas. Tapos sinabihan namin siya na sa hindi pa kami nagbinsa, sir, na yung mga gamit mo, ma'am, itago mo kasi kami mahiya kami pumasok sa kanilang bahay kasi maraming gamit, baka mayroon pang ma-damage. Mm-hmm. Kaya okay, yung sige. Sinabi niya na hindi kami tumulong, doon kami sa taas, sir. At saka bumunok na yung ulan, din na, okay, di na mapigilan, ganito, sir. Tawagan mo nga sa telepono to, ay pangit din sa cellphone. Tawagan sa telepono para makausap natin sila, para pasagot-sagutin natin kasi kung hindi, parang isa sa telepono, isa sa ano. Subukan tawagan ulito. Mm-hmm. Sige, ganito. Makinig kayo kasi pareho kayo nag-iimbestiga na ako. May issue sa inyo ang nagmamay-ari ng bahay na parang hindi nagustuhan ang serbisyo ninyo. Sa umpisa pa lang siguro hindi na magandang impresyon. Hindi pa raw kayo nakapukpok ni isang pako na ningil na agad kayo ng 8,000. Totoo ba to? Hindi po yan totoo, sir. Ako po yung apat po ang bangko na pinag-withdrawan po. Hindi. Isa pa, sandali muna. Totoo ba to na hindi pa kayo nag-uumpisa? Unang araw niyo pa, hindi pa kayo nakakapukpok ng isang pako man lang. May naningil na raw. Ha? Hindi po totoo, sir. Anong oras kayo naningil ng 8,000 nung atres? Mga 11 ata yun, sir. 11 ang tanghali. Magtanghali. Anong oras kayo nag-umpisa? Alas 8? 8 po. Kami nakarating. So, hindi kasi pa tapos ang araw. Sandali. Hindi pa tapos ang araw. Palagitnaan, naniningil na kayo. Sandali lang. Okay, sandali muna. Sandali. Ako, tatatanggol ko kayo. Pero may problema kayo rito. Gusto kong linawin natin dito. Ano? Hindi pa kayo tapos ng inyong trabaho, unang araw nyo pa lang, tanghali, malapang tanghali, magtatanghali pala, nag-umpisa ka ng alas 8, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, apat na oras pa lang, naniningil na kayo, hindi pa tapos ang trabaho, hindi ba dapat unang araw nyo, dapat, hindi ba dapat katapusan, matapos kayo nakapagtrabaho, dapat yun ang oras na paningil ninyo? Tama? Opo. Okay, bakit naniningil kayo ng alas 11? Hindi pa oras ng singilan. Silbi po, paalala lang po. Sandali, hindi. Sino ba ang boss? Ikaw ba ang boss? Ikaw ako ba? Ako po yung kasasabi ma'am po ng time na yun po. Mm-hmm. Okay, sige. Sandali. So, nagpapaalala na kayo. Ikaw ba may ginagawa ka ba? Or ikaw ba yung papetix-petix? Nagkakarpintero ka rin ba? Ano? Claude? Nag-aaral po kasi ako, tapos sa butuan din po ako okay, nag-aaral. Okay, sandali. So, sa makatuwid, Claude, wala kang, hindi kita dapat kinakausap namin. Balik kay Jonathan. Jonathan, ikaw ang karpentero. Opo. Ka-live-in partner mo itong si, kausap na si Claude. Sino bang kausap dito ng nagmamayari, si Miriam or si Hilka lang? Ikaw or si Claude? Kami po, dalawa. No. Sino sa inyo? Hindi po rin. Sino sa inyo? Sinong lalaki, sinong babae? Sinong kinausap dito ni Miriam or ni Hill? Kaming dalawa po. Pero sandali. Ako yung okay, sandali muna. Okay, sandali. Sandali. Relax. Miriam, nandyan ka ba? Po, sir. Sino bang kinausap mo rito sa project na to? Si Claude o si Jonathan, yung ka-live-in partner ni Claude? Yung spokesperson nila, sir, is si Claude. Okay, spokesperson tapos, nila. Mm-hmm. At sabi sa akin kung anong gagawin. Okay. Mm-hmm. Yung nila eh. Alright. Anong hindi mo nagustuhan sa unang araw na dumating sila ng alas 8, pero alas 11 pa lang,
eh nagpaalaala na sila na maniningil na sila, magka-cash advance, ano? Nag-cash advance na sila, 8 o'clock. Ah, 8 o'clock pala, nagka-cash advance na. Nakapag-umpisa na ba ng trabaho, hindi pa? Wala pa. Nakalapag lang ng mga backpack nila. Hindi pa nag-uumpisa. Okay, sandali lang ano, Miriam. So parang hindi pa nag-uumpisa ang trabaho, nakalatag yung mga backpack sa... Tapos, hindi pa nagpupokpok ng martilyo, yes, naningil na ng nagka-cash advance na. Yes, sir. Alright, sagutin mo ro dito ito, Claude. Totoo ba to? Kausap mo ngayon. Sagutin mo si ano, si Miriam. Hindi po yan totoo. Alam mo yan, ma'am. Ako ang pinapa-change mo ng cheque. May record sa bangko kung anong oras ako pumunta doon. Nung oras na yon, yun yung time na sinabihan kita na ma'am, mamaya po ma'am kung pwede po kaming kumuha ng ganitong halaga. Tapos binigay mo po sa akin ng cheque. Sabi niyo po ma'am, ikaw na lang ang magpa-change nito doon sa bangko. Okay, sandali, Claude. Sandali, ano? Totoo, Claude, naningil ka na hindi pa nag-uumpisa yung trabaho. Alas 8 pa lang ng umaga, pinaalaalahanan mo na siya, 8,000 magka-cash advance na kami, hindi pa nag-uumpisa. Sandali muna, Claude, ano? Ito ba? Sandali, Claude. Sandali. Pag ako nag-i-interview, makikinig ka, ha? Hindi yung para kayo nag-aaway kasi hindi tayo magtatapos dito, nag-iimbestiga ako rito. Tinatanong ko, uulitin ko, kung nanonood po kayo sa amin, totoo na naniningil ka na, spokesperson ka nila, hindi ka na spokeswoman ka nila, na hindi ka naman karpintero. Pero sa anumang kadahilanan, ikaw kinakausap ni Miriam, na parang naniningil ka na paalaala lang ba? Na, oh ma'am, magka-cash advance na kami ngayong araw na to. Tama? Walang masama ron kung sinabi mo yon, advance, okay? Pero, nung sinabi mo yon, ang sinasabi ni Miriam, eh, nagka-cash advance ka, hindi pa nag-uumpisa yung trabaho. Paalaala yon. Ngayon, yun ba nangyari, Miriam, na hindi pa nagpupukpok? Yung bang gusto mong sabihin? Nagsasabi yes, na sila? Yes po, sir. Mm-hmm. Tapos, binigyan... Sige, ma'am, tuloy mo. Binigyan po siya ng cheque, 8,000. Nagpunta siya ng bangko, 9 o'clock. 9 o'clock sa umaga? Oh, yes, para in-cash yung cheque. Mm-hmm. Yung bangko mo yon. Yes po, sir. Mm-hmm. So, in-cash niya yung cheque, 9 o'clock? Yes po, sir. Okay, Claude, sagutin mo. Anong oras ka pumunta ng bangko nung alas 8 pa lang humingi ka na ng cash advance, alas 9 pa lang tumakbo ka na rin sa bangko, nagsulat siya ng cheque at pina-encash mo na sa bangko? Hindi po talaga yun. Anong oras ka nagpa-encash ng cheque nung 8,000 nung Oktubre at Tres? Mga 10 na po talaga. Okay, so 10 o'clock sa umaga. Sa nakatuwid, totoo, wala pang umpisang trabaho, alas 8 pa lang, naningil ka na. So, binigyan ka ng cheque na pwede mo naman i-cash advance yan, mga siguro bago mag-alauna, alas 2. Wala namang masama roon. Walang masama roon sa ginawa mo. Ang gusto ko lamang, umaming ka ng katotohanan na naningil ka ng alas 8. Wala namang masama kung pumayag etong si Miriam Kalang. Wala akong masamang makita roon. Pero... dahil pumayag si Mrs. Kalang, kahit napipilitan siya, nag-iwan niya ng masamang panlasa sa kanyang dila kasi eh, hindi pa nag-uumpisa, nag-cash advance ka na. Walang masama roon. Pero ganun pa man, nagsulat siya ng cheque at ibinigay sa iyo at nung sinabi mo, alas G's in-cash mo, wala rin masama roon. Pero walang masama, huwag ka masyeng defensive. Ang sinasabi ni Miriam, hindi maganda para sa kanya. Iba yung hindi maganda sa masama. Hindi niya sinasabi masama, hindi maganda ang dating sa kanya. Kliyente siya. Trabahador kayo. Hindi maganda ang nag-iwan ng masamang panlasa sa dila niya. Hindi ibig sabihin masama. Hindi lang maganda. Nagkakaliwanagan tayo? Opo, pero pwede ko po ba mo... Hindi, sandali. Umamin ka na. Habang mahabang, ang hirap mo umamin eh. Sinabi ko na, kung kayo nanonood, walang masama kung ikay nagka-cash advance. Walang masama. Hindi yan illegal. Hindi yan pagnanakaw. Opo. Intindihin mo yung sinasabi ni Miriam, nag-iwan na masamang panlasa sa kanya.
hindi magandang impresyon sa pinagtatrabahuan nyo kasi hindi pa tapos ang trabaho, nag-cash-advance ka na. Ngayon, bagamat masama siguro sa loob niya, sinulat niya yung cheque para ibigay sa inyo na ipinang-cash mo naman sa banko. Walang masama roon. Hindi yan illegal. Hindi ka nagnakaw. Hindi lang maganda sa panlasa ng taong nagpapatrabaho sa inyo. Ganun ba ang pakiramdam mo rito, ano, Aling Miriam? Yes, for sure. Talaga, sir. All right. Senior pa naman ako. All right. Naintindihan ka. Hindi sa kunakampihan kita, Miriam. Gusto kong ibig sabihin, bagamat masama sa loob mo, pero nagsulat ka ng check, pinagbigyan mo, pero hindi maganda ang dating sa iyo, ganun pa man, binagbigyan mo pa rin. Tama? Po, sir. Oo. All right. O, nagkakaintindihan tayo, Miriam? Yes, po, sir. O, nagkakaintindihan ba tayo, tawag dito, Claude? Yes, po. Claude, nagkakaintindihan ba tayo dito, Claude? Opo. Walang masama roon, ano? Ikaw? Ikaw, alam mo siguro, ang hirap dito kasi, okay. Ano sa palagay mo, Jonathan? May mali ba ron sa ginawa ni, ano, ni Claude na maningil para sa inyo? Wala po. Walang masama kasi pumayag naman si Miriam, okay? Oo po. Pero wala sa ibang mga... Pag-ilis pumayag. Yeah, masama pag kung pimilit hindi pumayag. Kaya lang, hindi maganda ang impresyon doon sa mga nagtatrabaho. Kasi trabaho muna bago sweldo. Okay? Parang kumbaga, sige, trabaho ka muna. Pero ganun pa man pinagbigyan kayo. May masama ba roon? Wala. Tanong kita, wala, Jonathan. Wala po. Okay. Wala po. Masisisi mo ba ngayon si Miriam na hindi maganda ang dating sa kanya? Oo o hindi? Hindi po. Hindi. Hindi, kasi karapatan niya yun kung ano yung sentimiento niya. Alright, huwag natin masamain. Okay? Pamalinaw. So, Miriam? Oo, sir. Ano ang dahilan kung bakit ayaw niya ng pagpapatuloy? Kasi parang ang gusto nila mangyari, nilabag niyong usapan na pinakyaw niyo pakyawan daw na 75,000 sa loob ng 15 araw. Kaya lang, pinatigil niyo raraw. Tama ba to? Hindi, tama sir, kasi sila yung huminto. Ah, sila yung huminto? Yeah, yes sir. Hinto tayo, hinto. Sino may sabing hinto? Si Jonathan, nagsigaw-sigaw dito sa bahay kasi nung Wednesday sir, patuloy ko yung ano sir ha. Para sige, oo. Nung Wednesday, kumuha naman sila ng 7,000, binigyan ko. Kasi Wednesday yun eh, alam ko, CA yun. So, okay na, Wednesday, kumuha silang 7,000. Wala silang nagawang trabaho. Hindi nga nakapaglagay ng isang color off kasi wala silang gamit. Pag Friday, wala naman silang nagawang trabaho. Naku, ano ba to? 5 days na, walang trabaho. Sabi, narinig ko si Jonathan, sabi niya, uwi na tayo. 1 o'clock, uwi na tayo. Di, nag-batin ako, anong uwi? Baka uulan, dalian yung trabaho niyo. Ma'am, wala kaming gamit sa ano, ma'am, pantulurok. Saan yung ano nyo, barina? Ma'am, naiwan. Yung ano namin, gunting, makurol. Bukas na, ma'am. Umiyak na talaga ako, sir, kinagabihan, sir, kasi hindi kami nakatulog, nakatutok lang kami sa bubong. Mm-hmm. Kasi wala pang ano, daming-dami. So, ang ginawa ko, sir, kumuha ko ng ibang panda, yung kulurok na mag, ano ba yun, expert sa kulurok. Mm-hmm. Umastos ako ng 4,000 para lang mabubungan kami. Hindi nila trabaho, sir. Kahit nakapakyaw sila, wala silang ginawa. Iba ang naggumawa, binayaran ko ng 4,000. Mm-hmm. Tapos pagka Sabado sa morning, pagdating nila 8 o'clock, maya-maya, pumunta sa akin si Jonathan, sabi niya, ma'am, pwede ako makakas advance, bili ako ng gunting, ang koloro. Talagang wala silang gamit. So, binigyan ko ng 1,000. So, umalis sila. Bumili siya. Pagbalik niya, nagtaka ako, bakit walang naiwan kahit isang panday? Wala, kahit isa, sir. Wala talaga. Sabi ko, nag-text ako kay Claude. Asan kayo? Bakit wala kahit isa? Ma'am, nag-snack muna kami, ma'am, kasi mainit. Wala pa nga magawang trabaho. Nag-snack na kay mainit. So, wala na talaga. Wala. Okay, sige, ganito. Jonathan, sagutin mo.
Yung sabi niya nag-snack, sir, kasi nag-snack kami kasi ang init, sir, tapos walang tubig. Kaya uhaw na kami, tapos gutom. Nag-snack muna kami sa tindahan, tapos nag-uhaw kami, tapos nag-chat din siya sa asawa ko. Sabi niya, nasaan yung mga trabahante dito? Sabi ng asawa ko na nag-snack muna kami, ma'am, kasi uhaw, walang tubig, init. O di, bumalik kami kagad, sir. Yung trabaho namin, binilisan talaga namin para madali lang, para makuha na yung pakyaw namin, na makuha na naman yung pakyaw namin sa kanila. Tapos, yung sabi niya na nagsigaw-sigaw ako, yung sinabi ko sa mga kasamaan ko, nga babak na kayo kasi ang ibigay natin ni ma'am, 10,000 lang, hindi kakasiyahan namin sa isang linggo. Hindi, kami. Okay, umamin ka rito, Jonathan, sandali. Umamin ka rito na ikaw, baba muna, kasi nakuha natin 10,000 lang. Jonathan, tigil na, ano, pinakikinggan, nang galing sa iyo. So pinatigil mo mga kasamahan mo habang trabaho kasi hindi ka masaya dahil 10,000 lang binigay sa iyo. Hindi pa naman tapos ang kontrata. Hindi ko sila pinatigil, sir, kasi o pinababa mo sila. O pinababa ko. Ay ba yung okay, so siyempre, pakinig ka, Jonathan. Pag pinababa mo to, pinatitigil mo sila kasi ang trabaho sa itaas eh. Wala sa lupa, sa bubungan. Pilosopo ka ata, Jonathan, eh. Siyempre, mga kasamahan mo na sa bubungan, kaya umaayos ka ng bubungan. Eh, pinababa mo sila, natural. Anong pupukpukin na lupa? Eh, bubong ang inaayos ninyo, eh. So, bumaba sila dahil ikaw leader-leader, kasama mong girlfriend mo, spokesperson nyo. Pag hindi mo nagustuhan yung transaction, pinababa mo sila. Sabotahe to. Pakinggan nyo ako rito. Pinagbigyan kayo ng nung atres ng Oktubre, 8,000. Hindi pa nag-uumpisa, binigyan na kayo ng 8,000. Alas 8 pa lang, alas 9, tumakbo na sa banko, itong si Claude, pinapalitan yung pera. Walang problema ron, doon pa lang, may history na eh. Nag-iwan na kayo na hindi magandang impresyon. Asinko, nag-cash advance saloy kayo ng 7,000 ng Asinko. Wednesday, okay lang naman doon. Kasi yun naman talaga ang araw ng bayan. So, nag-cash advance kayo ng 7,000. Okay? So, parang 15,000 nang bigay. 8 ng Oktubre, Sabado, 11,000. Mm-hmm. So, dito sa parting to, bakit mo, kailan mo pinababa ng bubong ang mga kasamahan mo? Anong araw? Yung Sabado. Nung Sabado. Sir, anong Sabado. Oras? Anong oras nung Sabado pinababa mo sila habang nagmamartilyo sila? Alauna. Bakit nung alauna pinababa mo na ang trabaho naman ay tuloy-tuloy? Hindi mo nagustuhan dahil may pera kayong hinihingi na tanghali pa lang, di ba? Ano ba, tanghali bang paniningil ninyo? Kasi sinasabi ng girlfriend mo, paalaala, parang kumbaga alas 10 pala, alas 11, pinaalaala nyo. So para alas 5, may bayad na kayo, tama? Pinababa ko yung mga ano ko, sir, kasi para mausapan naman yung sabi ni ma'am na 10,000 lang yung binigay niya. Baka yung mga kasamahan ko, baka mag, ano sir, na bakit 10,000 lang yung binigay ni ma'am. Pinababa ko sila para malaman nila na 10,000 lang yung isa. So, sa mga katawid, hindi sila pumayag, tumigil kayo? Oo, kasi... Sige na. Nung pinababa mo sila, dahil 10,000 lang ang binigay nitong misis, pinababa mo sila para sabihin ng tawag dito eh pinababa mo dahil 10,000 lang binigay dito, kumbaga pumayag na mga kasamahan mo na wag na tayo magtrabaho kasi 10,000 lang binigay. Tama? Hindi sila pumayag, sir. Kaya pumayag sila, bumaba at hindi na bumalik sa itaas kasi 10,000 lang binigay. Jonathan, mahirap pa sagutin yung tanong ko sa iyo. Pinababa mo sila sa bubunga. Mamati sa ako ah. Dapit na ko malagot sa imo ah. Dili mo ginatubag ang mga pangutana na ako sa imo ah. Sabot ka? Opo, sir. Kinahanglan, pamati kayo sa ako magiginingon sa imo ah. Pangutana ko, pamati, tubag ng tinuod. Gipababa nimo mga kauban nimo kay dili ka man sugot didto sa gibayad sa imo na 10,000. Unya gusto mo yun silang panaog pa para mag-usap-usap kayo na kinilang yung 10,000 ang gibayad sa inyo. Unya sugot sila, di nakita magtrabaho kay dili man na ang kwarta na gusto namo madawat.
Kana ba? Wala sir, wala sila masugot. So hindi na sila gusugot. So di na ako managtrabaho. Tigil na. Anong ginawa niyo ng Sabado? Umuwi na kayo. Umuwi na kami, sir. Okay. Kumbaga iniwan niyo na sila. Oo. Alright, sama ka. Patahimikin mo itong si ano, itong si Claude. Huwag mo nang pasagutin. Hindi na ikaw. Claude, tigil na. Hindi na kita kinakausap. Okay? So, pinababa mo ang mga kasamahan mo nung adjust. Anong oras? Alas o alauna pa lang pinababa mo na, tama? Opo, sir. Hindi pa tapos ang trabaho, pinababa mo na. So, palagitnaan ng araw, dumarating kay alas 8. Tapos may tanghalian pa kayo. Alas o alauna pa lang, alas 4 matapos, alas 3. Pinababa mo sila. Nung pinababa mo sila, pumayag sila, ayaw na namin magtrabaho. Magkano bang hinihingi ninyo sa may-ari? Magkano ba dapat ang perang gusto ninyo matanggap? Yung sahod namin sa isang linggo, sir, na isang linggo namin na sahod, gusto namin hingin kay ma'am. Magkano nga isang linggo na sahod ninyo? Pakyawan to eh. Oo, kasi yung usapan namin, sir, sa Sabado, kukuha kami ng sahod namin ng, sa aming mga kasamahan. Magkano nga? Magkano? Magkano? 600 ba isa namin ng isang araw. So 600 sa isang araw, di 600 times 8, magkano yon? 4,000 lang. Tama? 600 times 8. Tama ba? 4,008. Ang binigay sa inyo, 10,000. Bakit hindi kayo pumayag? Binigyan one kayo week, ng... For, ano yun, sir? For one week yun, sir. Yung, ano, yung 6,000... Yung 6,000... Ano namin yung... Okay. 600 so, isang araw. Okay. 1 week. So, nag-cash advance kayo ng 8,000, nag-cash advance kayo ng 7,000, 15,000. Nag-cash advance kayo ng 3, nag-cash advance kayo ng 7, tapos nagbayad sa inyo ng 10,000, kaya lumalabas 26,000 ang kwenta rito. So, sa 26,000, magkano ang sahod ninyo kada araw? 600 po, bawat isa sa amin. So, sa 600, ka, sa 600 kada isa sa inyo, so 600 kada sa isa sa inyo, magkano yon? 600 times ano, kay 7, times 7. Hindi 600 times 7. 600 times 6, 36, 3,600. 6 days lang kami trabaho, hindi ba? Opo. So 3,600 ang bawat isa, tama? Opo, tama. 3,600 times 8. 8 kayo. Magkano? I-times 8 mo. 3,600 times 8. Magkano? 28. So, 28. Opo. 28,800. Ganito na lang. Ikaw na lang kausap ko. Huwag mo nang pa magulo si Claude pagkausap eh. Okay? Ikaw na lang kinakausap ko. Okay? Kasi hindi naman siya kasama sa trabaho. Spokesperson nyo. So, 26 ang binayad sa inyo. Tama? Tama po. Alright. Simula nung 26,000 na binayad sa inyo, hindi kayo nagalit kayo, kaya tinigil na lang kayo. Alauna pa, hindi pa tapos ang trabaho, nagbabaan na kayo, pinababa mo mga kasama mo, hindi na sila umakyat doon sa bubungan kasi hindi kayo pumayag sa nangyaring 10,000 lang ang binayad. Tama? Sige. Sige, tabale. Balik tayo kay Mariam. Ang hirap talaga nitong sila lalaki. Laging nakabuntot si babae. Kaya nagkakagulo-gulo tuloy ang mga nakakawindang-windang. Ngayon lang ako nakikita ang babae nakasulot ng pantalon. Sila lalaki nakapalda. Oh, nakikinig ka ba, Jonathan? Jonathan? Sir, maingay sir na maulan ko, sir. Eh, ikaw lang naman kausap ko. Eh. Pati si ano, nakikipakinig. Eh. Yung kinakausap ko. Sige, ganito. Balik tayo kay ano. Sige, ganito na lang. Ano? Ano bang gusto mo, Jonathan? Bakit ka? Kaya sinusundan ka. Anong gusto mo mangyari, Jonathan? Basta namin, sir, kasi nasabi daw nila na pag kami daw ang taksuhan nila, wala naman kaming kasalanan ginawa eh. Ang kasalanan nyo lang, tumigil kayo magtrabaho. Bumaba hindi kayo palagitnaan. Hindi sila ang gustong patigil, sir. Hindi ba, Jonathan? Ayaw pagbaka ka? Pamati sa ako, baka akong ka. Mamati kayo sa ako, ha?
Giingon nimo sa ako, alauna pa lang itong Sabado, giingon nimo sa mga kauban nimo, kinilang gihatag sa ato ah. Pila man, 10,000 lang. Unya, nanaog na mga uban nimo, di na sila mag-cut-cut dito, kay di rin man musugot sa binayad sa inyo ah. Sabot ka. Opo, sir. O, tama yun. Pinababa mo mga kasama mo dahil nung alauna pa lang, naghanda na sila ng cheque, inaabot na siguro sa inyo, 10,000 na makita mo, tinawag mo sila, baba kayo. At bumaba mga kasamahan mo. Sinabi mo sa kasamahan mo, ito, 10,000 lang binayad sa atin. Alauna pa lang, hindi pa tapos ang trabaho. Tapos mamaya, kinonsulta mo mga kasamahan mo, sabi ng mga kasamahan mo, ay, hindi na kami aakyat. So tumigil ka sa trabaho. Tama? Opo. Hirap talaga rito sa mga tao to. Hindi ko maintindihan kung talagang ayaw umintindi. Okay, balik tayo kay Miriam. Miriam? Opo, sir. Sino ba ang nagbabantay? Ang mister mo o ikaw ang laging parang nagbabantay sa pagpapagawa ng bahay? Ako po, sir. Yung alright, mister ko, sir, walang sinabi kahit isa. Kasi alright, sige, Miriam. Anong ginawa nito nung binigay mo yung cheque na 10,000 nung... Ay, hindi, sir. Ito, ganito yun, sir. Sige. Pag sabi niya, baba kayong lahat, baba. O, galit siya, sir. Ako, nandun ako sa taas. Naiwan yung dalawang panday. Sabi ko sa panday, anong nangyari, Alan? Sabi ni Alan, ma'am, baba daw, ma'am, may problema. Eh, bumaba ako, doon ako sa taas. Pagbaba ko, anong problema, Jonathan? Hindi, ma'am, natututut yung tax advance namin na 15,000 sa last na yun. Ako, nagsabi ka sana. Hindi, ang usapan kasi natin, Sabado, deduct yung tax advance. Kasi Friday night, sir, nagbumawa na ako ng cash voucher, 26,000. Plus yung 15. So, 11 lang talaga yung kubra nila. Yan na time. So, 1 o'clock, sinabihan ako ni Claude, ma'am, magkubra kami ng 28,500. Nasyak ako. Sabi ko, oh, alam ko kasi 26 lang yung compute ko. Gawa na yung voucher kagabi pa. Mm-hmm. Ay, hindi, ma'am, hindi pwede deduct yung cash advance. Sabi ko, hindi pwede kasi usapan natin yung Sabado Wednesday. Di, sabi niya sa asawa niya, love, 10,000 lang daw ibigay sa atin. Di, nagsigaw na yung lalaki sa taas. Baba. Ginto tayo sa trabaho. Baba, hindi pwede. Tigil. Yun na, sir. Nag-away kami, sir. Yung asawa ko nagtutulog kasi 1 o'clock. Lumabas siya, sir. Palang, siyempre, high blood. Bit niya yung 45 niya, sir. Sabi niya, anong gusto niyong mangyari? Bakit nagwawala kayo sa bahay? Ay, yung asawa ko nag-iisa. Di, sabi niya, oh, hindi. Yung kailangan kunin namin 28,500 ko, hindi ko maibigay. 10,000 lang yung maibigay ko kasi 16 na yung nakuha nila. So, umalis siya. Pagkita nila sa yung pistola ng asawa ko, hindi naman nakagandaw naman yung sir eh. Hindi naman tinutok sa kanila. So, takbuhan na sila. Sabi nila, punta sa police. Punta sila ng police. Naiwan yung mga panday. So, tinawag ko yung kapatid niya, yung mas matanda sa kanya. Marlon, halika, kunin mo yung 10,000, i-receive mo. Para wala talaga akong utang, sir. Cleared yung whole week kahit bihado ako. So, kunin mo yung 10,000. Nagpirma si Marlon. Sabi pa nga ni Marlon, talaga itong asawa ni Jonathan, hindi namin alam na nag-cash advance ng 8,000. Wala na tayong makubra nito kasi sila na lang nag-cash. Sabi ko, wala na akong problema dyan sa inyo na yan. Kunin mo yung 10,000, i-receive mo, bahala na kayo. So, umalis sila, sir. Nag-file sila ng case amin ngayon, sir. Grave stress. Ano daw sila ng asawa ko? Kanang nahabol-habol daw sila. Hindi naman totoo lahat na sinabi nila, sir. Mali. Alright. Sige. Ganito na, okay? Pwede ka ba makausap ng Mr. mong si Hill? Yes, sir. Ito, sir. Si Hill. Okay. Sir, good afternoon po, sir. Good afternoon, Hill. Hill, may tatanong lang ako, diretso. Alam ko, hindi ka pala kausap dito. Okay. Hill, naglabas ka ba ng baril mo nung nakita mo? Anong dahilan naglabas ka ng baril mo, Hill? Sir, dahil sa mga pangyayari, sir, dalawa lang kaming senior citizen ang natira dito sa bahay silang panahon na yun, sir. Tinaasan nila ng busis yung misis ko, sir, sa loob ng aming bahay, sir. Kaya bilang dipinsa, sir, kasi hindi ko kilala sila talaga, sir. Hindi ko alam kung sino sila. Kaya yung sa akin, sir, naghanda ako, sir, whatever eventualities na mangyari, sir, ready kami dalawa ni misis. Mm-hmm. Kasi mataas na ang busis nila, sir. Sumisigaw na sila?
Yes, sir. Yes, sir. Ilan bang lalaki na mga karpintero sa loob ng bahay mo? Pito sila, sir. Pito at pang-walo ata yung babae, sir. Mm-hmm. Okay. Yung ba ang dahilan kung bakit naglabas ka ng baril? Yes, sir. Hindi mo ba tinutok yung baril? No, sir. Wala, sir. Wala akong tinutok. May video sila, sir, sa akin, sir. Mm-hmm. Sila mismo mayroon silang video na maipakita, sir. Okay. Ang dahilan ng paglabas mo ng baril dahil nagkakasigawan na natulog ka, nagising ka dahil nagsigaw, nagsisigaw na tong si ano? Yes, sir. Dalawa sila, sir, yung babae at saka yung pangalang Jonathan, sir. Okay, yung yung ka-live-in partner ni Claude, si Jonathan. Oo, oh, sir. Oo, oh, sir. Kaya ka naglabas ng baril dahil senior citizen ka na. Ay, siyempre, sir, hindi ko na kaya. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Kay Hill, ilang taon? 64 ako ngayon, sir. 64. 64. Ang misis mo, ilang taon? 62, sir. 62. Mm-hmm. Mga senior citizen. Mm-hmm. Yes, sir. Okay. Ikaw ba'y dating sundalo? Matagal na yun, sir. Mm-hmm. Mga panahon pa ni Kopong-Kopong. Oh. Okay. Hill, naisa na ako'y ingon sa imo, ano? Parang siguro, sir, mas maganda, narinig mo na ako'y magbabalanse. Yes, hindi maganda pag naglabas ka ng baril, maliban na lamang kung meron ng tangka sa buhay mo na parang may hawak ng kutsilyo, ang baril nilalabas mo na lang. Kapag ang baril nilabas mo, ready ka nang itutok yan kasi meron ng clear and present danger, meron ng tangka sa buhay mo, may hostility na. Ang pagsisigaw-sigaw, maaari dahil senior citizen ka na, madali ka matakot, madali ka ma-high blood, tumatas ang dugo mo, parang bilang defensa, na dahil militar ka, siguro parang feeling mo, kaysa naman kuyugin kayo, naglabas ka ng baril. Yun ba? Totoo po yun, sir. Alright. Tinutok mo ba yung baril mo? Hindi. Hindi, sir. Hindi. Mm. Ang tutok mo sa baril, sa lupa lang. Gun down na po, sir. Hindi nakatigil yung kamay ko, sir. Alright. So, itong malapit ba sila sa'yo? Malayo sila sa'yo? Sir, mga more or less 3 meters, sir. 3 meters. So, malayo sila. Mm-hmm. So, kaya mo ginawa to dahil feeling mo, nasa pamamahay mo ikaw, tapos 7 lalaki, isang babae, kayo mga senior na kayo ng iyong misis. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Dalawa lang kami, sir. Mm-hmm. So, nairita ka kasi nagsisigaw-sigaw sila doon sa loob mismo ng pamamahay mo. Yes, sir. Yes, sir. Sa loob ng bahay mo, sa labas ng bahay mo. Loob mismo, sir. Doon mismo. Ni hindi ka man lang nirespeto sa loob ng pamamahay mo, pinagsisigaw-sigawan kayo. Kaya parang nababahala ka, parang para pakiramdam mo, banta sa buhay mo. Kasi baka magkainitan. Yun lang ang kinatakot ko, sir. Baka kuyugin kami dalawa ni Missy, sir. Kasi dalawa lang kami dito, sir. Okay, sige. May karapatan kang idepensa ang sarili mo dahil wala ako dyan. Ang husgado ang magdedesisyon sa mga sinasabi mo. Ay marami ka namang puntong sabihin. Mm-hmm. Alam mo ba ang detalye ng mga trabaho nitong pagpapaayos ng bahay mo? Nakausap ang misis mo. Ikaw ba may... Yes, sir, tuwing gabi, sir, pinag-usapan namin, sir, yung mga trabaho, sir. Saka nadisgusto nga ako, sir, dahil doon sa mga ginagawa nila, sir, biglang tinigil yung trabaho, nakatiwangwang yung bahay. Pag umuulan, nababasa kami, sir. Yun ang isa sa mga punto, sir, na parang biglang tumaas yung dugo ko, sir. Mm-hmm. Parang na ano kayo? O parang ito, nagkaroon kayo ng anxiety? Yes, sir. Parang naiipon na lahat, sir, yung mga hindi tama na mga ginagawa nila sa bahay namin, sir. Parang Monday through Saturday, sir. Okay. Kayo ba'y nakakatulog na misis mo sa gabi? Na ilang araw, sir, hindi kami nakatulog hanggang ngayon, sir. Kasi pinapagawa ko na yung cancer. Yung sagot ko sa kaso na pinahil nila sa akin, sir. Alright. Para sa akin, hindi na ako magsasalita sa kaso kasi kinukumpirma ko lang nangyari naglabas ka ng baril, nakikita sa video. Mm-hmm. Yes, sir. Yes, sir. Alright. Hindi na ako magsasalita dyan, pero ayang baril na yan sa susunod. Ingat, ha? Kasi pag ikay baril, pag nilabas mo yan, ibig sabihin may tangka sa buhay mo, may hawak ng kutsilyo, gulok, o may baril din, eh, may karapatan kang idepensa ang sarili mo. Kaya napakahirap i-call yan, napakahirap na ako'y maghuhusga. Tinitingnan ko rin ang sitwasyon mo dahil senior citizen na kayo. Gusto niyo mabuhay ng tahimik, retired na. Subalit, eh, sa panahon ngayon, kuminsan, di nagkakaintindihan sa mga henerasyon ng mga bata sa atin. Iba yung ugali.
Tama? Tama po, sir. Sige, ganito na lang. Hindi na kita, wag mo nang uulitin, wag mo nang ilalabas to. Kasi ayokong lalabasin na parang, kumakampi ako sa inyo, pero tinitingnan ko, may punto ang misis nyo. At ang hindi ko lang nagustuhan dito ay yung pagtitigil ng trabaho. Pwede naman siguro pag-usapan ang lahat ng bagay na ang ginawa ni Jonathan, dumiretso agad, nagsisisigaw, pinababa yung mga tao, natigil yung trabaho, kaya tuloy parang nasabotahe yung trabaho. Yun na nga sir, sabi ko sa kanila, nakipag-usap kami ng maayos sa pagtanggap sa kanila sir, at bakit bigla na lang itigil na hindi makipag-usap sa amin ang kwanter, yung mautay? Nakuha ko na. Sige, sila ba'y dumiretso sa barangay, dumiretso sa pulis? Sa kuhan sila sir, sa pulis, kasi pumunta yung dalawang patrol yung nagpunta dito sir, dahil yung mga istorya nila sir, over-exaggerated yung istorya nila. Nung dumating ang mga pulis dyan, Hill, anong ginawa ng mga pulis? Anong sinabi ng mga pulis? Sabi nila, relax na kayo, wala na bang, ano bang problema dito? Wala naman, kasi pagdating ng pulis sir, nagwawalis kami dalawa ni Mrs., nag-aayos kami ni Mrs. dito sa iniwan nilang mga dumi-dumi. Mm-hmm. Natawa yung pulis kasi ang akala sa pulis may gulo talaga. Okay. Oo. Ang ngayon, kininto ko sa pulis ang nangyayari. So, ang sagot sa pulis, sabi nga, ang kuna sa amin dito sir, concern yung tungkol sa baril. Mayroon bang papilis yung baril mo? Sabi ko, kung meron, inilabas ko yung Xerox copy ng kuan ko, ILTAP, license, at saka permit to carry. Okay. O, binigay ko sa polis. Umalis na sila. Okay. Ang kaya tinanong ng polis, kasi sa loob ng pamamahay mo, license to possess firearms, license to carry firearms outside your residence, you can. Kaya lang, ako pa rin magsasabi sa'yo, ingat lang ha, huwag masyadong high blood kasi kuminsan sa baril, baka magulat tayo. Ha? Opo, alright, opo, o, sige. Babalik ako rito kay Jonathan, narinig ko na. Jonathan, makinig ka. Ito ang nakikita ko sa inyo. Sa susunod, mangungontrata kayo maging malinaw doon sa inyong ginagawa. Kung gusto niyo maglinaw na usapan, nakasulat lahat ang inyong napag-usapan kasunduan. Bago ang lahat, sasabihin mo na sa umpisa pa lang, sir, may mobilization fee. Ibig sabihin ng mobilization fee, gagastos kayo, siyempre, pag-trabaho, pag-ano, kaya humihingi kayo ng cash advance. Hindi maganda yung ginawa ninyo, hindi pa nag-uumpisa ang trabaho, alas 8 pa lang, nagpalaala na itong si partner mo, itong si girlfriend mong si Claude, na naniningil, nagkaka-cash advance na agad ng 8,000. Walang masama roon. Subalit hindi maganda sa pandinig at sa panlasa ng sino man mga tao na hindi ka pa nagtatrabaho, naniningil ka na. Ngayon, walang masama roon, walang illegal doon. Well, ang gusto kong sabihin, nag-iiwan na masamang panlasa, masamang impresyon, masamang pandinig na parang pambihira naman to. Wala pang hindi pa tapos yung trabaho, nangungutang na. Eh, hindi niyo makakilala to. Sa FB lang ata kayo, kayo lang ata sumagot sa social media. Ngayon, yung 8,000 na yun na inutang ninyo in advance, bagamat masama ang loob nitong matanda na si Miriam, binigay niya pa rin, kaya yung iyong girlfriend, sabay takbo sa banko, alas 8, pagdating sa bangko, alas 6, na-encash niya niyang pera. O, mantakin niyo, nag-umpis na kayo, hindi pa tapos ang trabaho, naningil na kayo. Hindi maganda sa pandinig, kahit sino man yung manunood, makikinig. Wala pang tapos ang trabaho, naniningil na kayo, nangungutang na kayo. Mabuti sana kung meron na kayong nagawang trabaho, umpisa pa lang, utang na. Pangalawa, yung parting yun, nagkaroon na agad ng kunting problema. Narinig mo ba ako, Jonathan? Po, sir. O, ngayon, kung yung pag-cash advance nyo ng 7,000 nung Asyete, Wednesday, okay lang yon kasi usapan naman yun eh. Wednesday tsaka Sabado. Tama? May midweek at tsaka weekend. Tama? Okay lang yon. Mm-hmm. So, kung titingnan nyo, pinagbigyan naman kayo. Kung titingnan nyo, mali yung sa umpisa pa lang ginawa nyo. Nangungutang na kayo na wala pa nga kayong trabaho, cash advance ang tawag noon, pero wala pang serbisyo. Nauna pa yung utang kaysa sa trabaho. Mabuti sana kung kakilala nyo sila, nakilala lang kayo sa FB. Sabi, mga skilled workers kayo, hindi naman datong datating sa palagay nila. So, nung adjust, maraming experiences na sa inyo, marami silang nakita sa isang linggo pa lang.
nag-iwan ng masamang impresyon sa mga ginagawa niyong trabaho. Hindi sila masaya sa ginawa ninyo, Jonathan. So ngayon, eto na nung dating ng Sabado. Nagsulat sila ng cheque kasi inaawas na, binabawas nila yung ano, yung 8,000, 7,000, naglagay sila ng 10,000, hindi pa naman tapos ang kontrata. Lahat-lahat na bayad nila ng 26,000. Kayo naman, ang gusto nyo sabihin, huwag nyo isama yung cash advance. Huwag nyo isama yung 8,000, 7,000. Bayaran nyo kami ng, kumbaga 600 pesos a day sa 6 na araw, 8 kami. Kaya parang gusto nyo sabihin, bayaran nyo kami ng 28,000 sa sweldo namin, lahat na serbisyo. At ayaw ninyo ipabawas yung 8,000 na kinas-advance ninyo, 7,000, eh parang nangutang na kayo in advance. Mabuti sana kung kayo bang namili ng gamit? Sila. Meron din gamit, sir. Hindi, kayo ba namimili ng materyales? Sila. Eh, sila naman pala, sa kanilang materyales, service lang kayo. So, hindi pa tapos yung ano, hindi pa tapos yung magbigayan, pinagbigyan kayo ng unang araw, pagbigyan nyo na, kulang, kumbaga, kulang lang siguro ng ilan doon, eh parang matigas ang ulo mo. Ikaw naman, eh nung nalaman mo alas 10,000 lang inaabot sa'yo dahil yun ang ginawa, nagsumbong ata si girlfriend mo, si sweetheart mo, nagwala ka na, nagsisisigaw-sagaw ka na, pinababa mo na mga kasamahan mo sa bubungan na nagtatrabaho. Tapos pasigaw ka na sa hindi mo naman bahay na parang akala mo siguro nakakaloko ka, palibhasa matatanda na to, marami kayo, pambabastos yun sa bahay ng tinatrabahuan ninyo. Bawal dito ang pagiging bastos. Mabuti sana kung bastos naman sila sa hindi naman. Yung hinihiling ninyo, binibigay naman. Kaya sa akin, sasabihan kita rito, may mali sa kabila yung lalaki paglabas ng baril, ibang bagay yon sa kaso yon sa korte yon. Gusto kong aminin mo ang pagkakamali mo rito. Kamali mo rito kahit ng kapatid mo, naguguluhan din yan sa girlfriend mo. Una sa lahat, yung pagpapababa mo, alauna pa lang, hindi marapas ng trabaho, na hindi mo nagustuhan, nagsisigaw ka na. Pagkatapos, pinatigil mong trabaho. Sinabutahin mo, umalis na kayo. Tapos, nagulat naman tong matanda, siguro may sina, lokohin mo na yung bagong lasing, lokohin mong lasing, wag yung bagong gising. Ano nangyari? High blood to. Siyempre, gulat na gulat sa pagwawala mo, nagsisigaw ka na, hindi mo bahay. Anong ginawa? Paniguro lang siya, naglabas siya ng baril, baka sakaling, siyempre, dalawa sila, matatanda, mga senior na yun, mga lolo na yan. Kayong babata niyo pa, 7 pa kayong lalaki dyan. Sa bahay niya mismo, nag-iskandalo kayo. So, anong ginawa? Naglabas ng baril. So, parehong may mali, pero mas malaking pagkakamali mo dahil ikaw ang nagwawala sa loob ng pamamahay, pwede naman makausap ng maayos. Kasi sila, madali naman kausapin ang pinagbigyan kayo ng nauna. Ang naging problema mo, ikaw ngayon ang promotor na itigil ang trabaho. At pagkatapos, nagsunuray yung makasamahan mo na naging mitya ng kaguluhan. Nagsusumbong ka sa akin, tinatanggap ko. Tinutulungan kita rito. Pwede mo pa naman singilin yung ibang balanse mo. Pero para sa akin, sasabihin ko, sa susunod kasi, lahat ng bagay sa mundong ito, nakukuha sa magandang usapan. Naintindihan mo ba ako? Opo, sir. Hindi nakukuha sa sigawan. Pag sigawan na yan, baka mamaya magkakasapakan na kayo. Eh, hindi naman siguro tama sa mga matatanda. Gagawin nyo, senior na yan. Naintindihan niyo ba ako? Hindi ako sumigaw, sir. Ah. Hindi ako sumigaw. O, sige, ganito na lang. Sige. Sige, ganito na. Hindi ka sumisigaw. Makinig ka sa akin, ano? Tinutulungan kita. Bawal ang nagsisinungaling sa akin. Naintindihan mo ba ako? Huwag mong gagamitin ang programa ko pagkatapos pati ako, bibilugin mong ulo ko. Iinit ang ulo ko. Kung may pagkakamali ka, umamin ng pagkakamali para matuwid mo. Kasi kung hindi, uulitin mo to sa ibang mga amo mo. Naintindihan mo ba ako? Opo. Tinutulungan kita. Nakasampa ka ng kaso, grave threat. Okay, sige. Nasa hukuman na yan.
Di ko lang gusto yung pamamaraan ng trabaho mo. Hindi naman marahas, hindi naman abusado yung mga matatanda sa iyo. Lalo na ang kausap mo rito yung babae. Naperwisyo sila, hindi sila makatulog sa gabi, nag-uusap sila, matatanda na sila. Hindi sila makatulog, na kukonsimi sila para nagsisisi pa siguro kung bakit pa pinagawa yung bahay. Sa halip na pinagawa, lalo yung pinagawa. Hanggang ngayon, kung sino-sino nang pinagtatawag nila, ayaw na nila sa inyo. Nakuha nyo? Ano pa? Kumbaga, ganitong tinuturo ko sa'yo. Ayusin mo sa susunod, Jonathan, ha? Sa susunod, huwag ka na magdala ng mga girlfriend mo. Baka kasi hindi magustuhan ng mga kapatid mo, ng kapatid mo dyan, nakakatandang kapatid mo at yung mga kasamahan mo. Kasi kung nagtatrabaho ka, tapos ang girlfriend mo, parang yung spokesperson, pero ikaw naman di decision, eh mabuti pa, kayo-kayo na lang. Tsaka isang pakiusap ko sa iyo, sa susunod mangungontrata kayo, mahinahon ang boses, Jonathan, okay? Sa tono ng boses dyan, kung minsan nagkakasaksakan, nagiging madugo kung minsan. Sa tono ng boses, sa lakas ng boses, sa sigawan na yan, nagkakaroon ng tensyon. Advice ko sa iyan. Okay? Lalo na pag ikay naghahanap ng kontrata, pag hindi mo nakasundo, sana nagtawag ka muna, pumunta ka sa barangay. Inireport mo sa barangay, nang sa ganun, nagkapag-usap kayo sa barangay ng masinsinan. Eh, nag-desisyon ka ng sarili mo, tinigil yung trabaho. Pagkatapos, iniwan ninyo, eh, nabuisit yung matandang ayun, nagising dahil nagsisigaw-sigaw ako, naglabas ng baril. O, ibang usapan na yun, hindi ako makikialam dyan. Mali yung ginawa niyang paglabas ng baril. Siyempre, umamin ka rin, may pagkakamali ka. Pareho kayo nagkamali. Ito mga matatanda na to, hindi ko na pwedeng baguhin, malapit-lapit na sila eh. Naintindihan mo ba ako? Ikaw, mahaba-haba pang buhay mo. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, siswertehin ka, makiusap ka na maayos. Kapag hindi ka nagkaintindihan, igalang mo. Malinaw? Alright? So ngayon, magpadala ka ng demand letter, singilin mo sila, para bayaran ka. Pero siguro para ako, mahihiyahiya na ako kung ako ikaw. Kasi sa nangyari na to, hindi nyo naman pala sila kikilala. Nagkasundo kayo sa Facebook lang. Isa kayo sa mga ano. O kaya siguro ganyan ang... Hindi naman kaya ganyan ang pakiusap ninyo dahil matatanda na mga ito. Hindi kaya ang lakas ng loob ninyo dahil pareho na itong mga matatanda, mga lolo't lola na. Kaya ganyan ang pakikitungo ninyo. Kaya puro kayo mga lalaki. Siyempre, hindi kaya... Hindi naman po. Isipin mo kung puro mga anak niya, mga lalaki, tapos mga astig na kapareho ko. Sige nga, gawin mo sa bahay ko yan. Sus, Mariosep. Hindi ka makakalabas ng buhay sa akin pag ganyan. Ayaw na ayaw ko sa loon pamamahay ko, sinisigaw-sigawan ako. Baliktad. Hindi rin ako maninigaw. Sa susunod, baka makainkwentro ka na hindi maganda. Mapapahamak ka. Tanong ko sa'yo, may natutunan ka ba ngayon? Opo. Anong natutunan mo rito sa sumbong na ipinidinulog ko sa akin, tinulog mo sa amin? Gusto ko sabihin, matututo ka ngayon na para tataas ang kita mo, maging mahinahon ka ngayon, maging magalang ka, nang sa ganon, umayos ang buhay mo. Sabi nga ni Dele Tayatayan, kaya ikaw, Jonathan, magsumikap ka, huwag kang sisigaw-sigaw. Nang sa ganon, umayos ang buhay mo. Hindi? Siswertehin ka rin dahil matatanda yan. Gagandang kita mo. Pag mahinahon ang boses na mga bata, igalang ang mga matatanda. Okay? Malinaw sa'yo. Mm-hmm. Sige, ganito pa naman. Okay, nandyan pa ba si, ano, si Miriam? Hill, nandyan ka pa ba? Yes, sir. Si Miriam, kausapin ko na lang. Sige. Okay po. Magkano ang utang nila sa'yo, Jonathan? 50 pa, sir. 50? 49 pa, sir. 49? Paano nangyaring 49?
Yun pa ang natira namin sa kanila, sir. O, teka muna. Hindi nyo natapos ang program 49. Ano to, Pacquiao? Hindi pa tapos ang... Opo. Ay, hindi. Hindi ka pwede maningil ng trabaho. Kaya nakikita ko sa'yo. Si Miriam nga. Miriam? Yes po, sir. Sa palagay mo kayo, magkano pang utang mo sa kanila? Yung trinabaho nila, magkano? Sir, overdraft sila ng 3,000. Sobra sa 5 days and a half. Mm-hmm. Yung 75,000 divided into 18 days, kay 18 days yung sabi nila, yun, 26,000 a week. Sobra yun, sir. Kasi hininto nila. Hindi natapos yung araw. 26,000 yung nakuha nila. Overdraft sila, sir. 3,000. Sobra. Nakuha oh. nila. Alright, ngayon. Narinig mo ba, Jonathan? Sobra pa yung nakuha ninyo. Overdraft. Narinig mo? Hindi naman kami overdraft, sir. Kasi pinakyo namin yung bahay nila tapos konti na lang yung... Ano ba ang... Ano yung natapos ninyo, Jonathan? High school lang, sir. Ha? High school lang. Naniningil ka, importante, patunayan mo na may utang sila sa iyo. Ano yung natapos mo? Siyempre, pag natapos, sandali muna, pakinggan mo ako. Walang pinagkaiba sa mga kontratista na naniningil doon sa mga lalaking developer, hindi binabayaran kapag hindi nakompleto yung trabaho. Okay? Kinakailan, pag naniningil ka, nakompleto mo yung trabaho. Kung ano yung nakompleto mo, yan babayaran sa'yo. Ang tawag niyan, progressive billing. Tatrabahuin mo yung natapos mo, sisingilin mo, hindi mo pwedeng utangin in advance. Kahit sa gobyerno, pag ikay kumuha ng kontrata, i-deliver mo muna. Finish the project, pagkatapos babayaran ka. Para kung hindi naman kaya progressive billing, ibig sabihin ng progressive billing, sa kung anong natapos mo, ibibill mo. Sa bawat natapos mo, ibibill mo. Jonathan, kaya ako nagsasabi sa'yo, ako nagpapagawa ako ng bahay, sanay ako dyan. Progressive billing. Alright? Kung ano yung natapos. Wala namang masama kung nagka-cash advance. Kaya lang sa cash advance, binabawas doon sa pagdating ng swelduhan. Pero hindi ka pwedeng maningil na hindi po patapos ang trabaho. Ngayon lang ako nakakita, sinisingil mo buong 75,000 na wala kang tinapos. Dito naman sa mga ano, lugi naman siguro pag pinagbayad. Mrs. Miriam? Yes po, sir. Sa palagay mo kaya, pwede mong pagbigyan na lang to kahit na papano, para pang hamburger na lang. Pwede, sir. Kahit hapunan. Para sa kanila. Kahit hapunan. Anong hapunan, talagang pang matagalan yan. O ganito na lang, siguro, John, Aling Miriam, siguro para sa akin, kung ano man yung natitira na kunti sa puso mo, pagbigyan na lang natin, siguro. Alam mo, kahibalo ka ng kuminsan na naamadhan sa mga gamay sa ato, ha, na gusto nila, bayaran sila, wala pa man mga trabaho na human, sige na mag-sabot ka. Ang ingon nila, sir, 3 days na lang matapos. 3 days matapos, guba ang balay. 3 days at I have maguba, full guba ang balay. So 3 days na matatapos, 3 days, halos sira yung bahay. Oo. 3 days na lang tapos na to. Yung nag-assume ngayon, sir, 2 weeks na, hindi pa tapos. Killed talaga to sila ngayon. Ah, okay. Sige, ganito na lang, ano? Sige na lang. Kung ganon, hindi na kita pipilitin dyan. Kasi marunong ka naman siguro sa negosyo rin. Marunong ka naman. Yes. Siguro naman, Miriam, wala naman sa kalooban mo manglamang sa kapwa. Ano yung takot, yes, takot ka naman siguro sa poong may kapal at naniniwala ka doon sa GABA o karma. Tama? Yes. Alam mo naman siguro yung malilit na tao na inintindi natin kung minsan maiinis tayo. Kaya alam ko minsan titingnan natin nakakaawa rin na kung minsan hindi nila alam ang ginagawa. Tama? Awa sa kanila, parang scammer. Okay. Karapatan mo na kung nakikita mo na ganyan ang ginagawa, hindi na kita pipilitin kasi umabot ka na doon sa senior years mo. Wala naman siguro nakikita ko na manlamang. Hindi lang kayo nagkasundo. Sana mang kadahilanan. Sana mag-ayos kayo sa barangay, ha? Yes po, sir. Maraming salamat sa inyo at ganun din kay Jonathan. Sir, parang nabawasan yung stress. Dahil tumpag ka. Thank you po. Okay, walang ano man, nakatulong. Okay. Ito po ang problemang sinubukan ho natin. Masalimuot, mahaba po, pinagtsatsagaan po namin. Karangalan po para sa amin. Ito ay
Ito po ay nakatulong kami at nagbigay linaw. Kahit na papano, kayo nanonood, natututo rin kayo kung saan po ang may kasalanan, kung sino ang nagkulang. Wala na po sa amin, pero kayo po ang panalo dahil nakikita nyo at natututo kayo sa mga problemang napapanood ninyo sa nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag ipabitag mo. Susunod, kontrobersya sa Mrs. Universe Philippines Beauty Pageant, muling iimbestigahan. Gusto mo bang sabihin talagang deceitful practice. Pandilin lang, yes, na hindi sinabi sa umpisa pa lang. Yes po, kung alam po namin na ganun po yung kalakaran, hindi na po namin sasayangin yung oras namin. Alright. Akusasyon ng mga nagre-reklamong beauty queen laban kay Chato Kalalo, isa-isang sasagutin. Ang sumbong, iimbestigahan at aksyonan sa hashtag ipabitag mo. King's Premium 825ml. Support our local farmers. All ingredients are locally produced. King's Premium 825ml. Coming soon in all Mercury Drug branches nationwide. Huwag basta King's Herbal, sabihin King's Premium 825ml. Yung kulay berde, yung walang pait pero sing bisa ng orihinal. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa. Para makasiguro sa inyong bibiling King's Premium 825ml, iscan ang official QR code. Huwag basta Shopee, huwag basta Lazada, dapat Shopee Mall at Plaz Mall. Dito ka makasisiguro sa iyong King's Premium 825ml. Abangan ang King's Premium 825ml sa mga kilala at pinagkakatiwalaang butika, pharmacy at drugstore sa inyong mga syudad at probinsya. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Good morning, good morning, good morning. It's coffee time in the morning. Start your day healthy with the right coffee. Philippine Mangosteen Coffee by Healthy Tropics. The official coffee of Bitag Live. Available at the Healthy Tropics flagship store on Lazada and Shopee. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Bagong timpla, pareho ang bisa. Para sa mga pihikan at sensitibong panlasa, walang pait. Ito ang para sa inyo, King's Premium 825ml. Mabibili ang King's Premium 825ml sa mga authorized and licensed DCMI King's Premium 825ml wholesalers. NCR Central District Wholesaler, Jeffrey Manese. Area Wholesaler, Joyce Lim. Area Wholesaler Laguna, Homer Zaldua. Regional Wholesaler Region 1, Jun Senin, Edwin Retig. King's Premium 825ml, coming soon in all Mercury Drug branches nationwide. King's Premium 825ml, support our local farmers. All ingredients are locally produced. King's Premium 825ml, coming soon in all Mercury Drug branches nationwide. Bitag Multimedia Network is hiring news writers. If you are a graduate in communications, journalism, or related course, know how to write in both English and Filipino,
a team player, dedicated and passionate, honest and trustworthy. Contributors, writers, and school organizations are welcome to apply. Send your CV or resume to bitagmediaunlimited@gmail.com. Okay, nagbabalik po ang pambansang sumbungan. Hashtag ipabitag mo. Kahapon, kung kayo ho'y nagsubaybay, part 2 na ho tayo. Ano? Ano yung issue? Ito ho yung Mrs. Universe na nagreklamo ho yung dalawang mga, ito ho'y winner. Isa ho doon winner kahapon at ngayon bumalik ho ngayon. May kasama rin ho ng winner ho ng last year. Some Mrs. Universe na napanalunan po yung corona. Ngayon, dito po, ano, mas magandang linawin po natin. Kami po ay nakahanda pakinggan ang panig po ng inarereklamo, partikular ho yung organizer ho ng Mrs. Universe, ay yung ba'y tawag niyan, ay foundation or corporation na kinakailang nakarehistro po sa Securities and Exchange Commission. Sinimulan po kahapon ang bitagang investigasyon hinggil sa estilong money-making o ginagawang gatasan ng Mrs. Universe Philippines ang kanilang mga kandidata. Dalawang beauty queen ay lahat sila po yung mga participants at isa nanalo ang nagsimula po kahapon. Nanawagan po ang bitag sa iba pang mga kandidatang naging biktima po at may masasabi laban po dito sa mga organizer. At ngayon, by tumugon po sa panawagan po, isa po sa mga nanalo. By nandito po last year, halos milyon-milyon ang nagastos dahil lang sa contest na ito. Ang update po, mas maganda siguro, pinuntahan agad ng bitag ang investigators ang sinasabing opisina ng Miss Universe Foundation. Aming natuklasan, hindi opisina. Dormitory, restaurant. Paano nangyari ito? Buong detalye ng sumbong, mas maganda panoorin. Nananawagan po kami lahat doon sa mga sumali at medyo may reklamo ito sa Mrs. Universe Philippines. Makipag-ugnayan po sa amin. Kami huwag nakatok sa inyong panggapan, Mrs. Universe Philippines, at sa iyo, yung National President, Charo. At hindi kami titigil hanggat matunto namin kung saan ang opisina ito. Ha? Natandaan ko na kasi medyo maliwanag pa ngayon. So, ayan siya. Ito po yung Simon's Place. Dito po kami unang nag-meet with the co-candidates po. Usap-usap. Saka doon ko nalaman na hindi pala siya 50,000 lang. May choices kami na pwedeng bumili lang ng 6 tickets, ganyan. So, doon ko nalaman na may ganun. So, nag-contract signing din kami dito after ng screening. So, yung screening namin, meron agad na napili. Selected na pala kami. So, nalaman na namin na wala palang screening na naganap. Ando din po si National Director, Miss Charo. And ando din po si Director Anshari and yung ibang mga staff ng production. Pwede po ako makamak niya. Ay, para saan po? May actually, kung may tatanong lang po ako. May naganap po ba ng mga contract signing dito ng mga Mrs. Universe. Mrs. Universe. Ay, po, meron na. Kasi wala yung taong nakalatay para dyan eh. Pero yung unang nito, isa siya sa Mrs. Universe Philippines. Pero pag regarding sa bitag, di ba puro mga complain ng ano dyan? Kaya nga kami nandito kasi kinukonfirm natin. Di ba, porket nagsumbong yun, naniniwala tayo. Kaya kailan kumukunta si Ma'am Charo dito? Kaya kung na... Ibay, hindi pare-parehas. Pero sa ngayon, wala sa dyan. Wala sa dyan. Kami ba sa ganitong ano, ni Ma'am Charo? May iba pa siyang business, mag-ibang dito? Si Ma'am Charo, ito lang yung manager namin dito. Ah, manager lang siya? Manager lang siya. Kasi hindi siya yung owner? Hindi siya yung owner. Ah, hindi siya yung owner. Manager lang. Pero yung milk cake, kapangalan niya? Siguro pinangalan lang, pero hindi operational, hindi din. Ah, hindi. Pero sino may hari nito siya? Ako bago yung business ko, hindi ko kilala yung owner.
Talagang pinuntahan po namin, ni-recreate po namin kung saan po nagkaroon ng contract signing. Medyo hinahanap po ng bitag ang pinaka-headquarters sana ng Mrs. Universe, a foundation, o naman tawag sa kanila. Rehistrado po sila sa Securities and Exchange Commission na chinek po namin. Kaya lang wala po silang website, wala po silang physical address. Kaya ang aming hinala rito, ito po yung sinasabing Simon Place Supreme Resto Bar sa Tomas Morato. Malapit lang po sa amin eh. Dito raw po sa lugar na to, sinili po ng aming mga ito ho'y bitag undercover. Ay, hindi na po undercover dahil talaga mga investigators po natin. Yung mga contract signing na mga kandidata po, sasali, lalahok po doon sa sinasabing Mrs. Universe. Ito ho'y beauty pageant. Ngayon, tapos pinuntahan din po sa Tagig, yung RCBC Tower. Ngayon, sa Tagig, dito rin ito, dinadala yung mga kandidata po sa isang dinner, pero binibentahan daw po sila ng mga water purifier. Ano ba to? Kaya kasama po natin ngayon, live guest, sa dito ho sa studio, ang bagong complainant, na si Mrs. Universe Philippines Pacific Continental 2021, si Michelle Lucas, nandito rin, ang tumatayong judge ng pageant. Kasama ni Michelle nga pala kahapon, kilala nyo na balik tayo. Yan po, yan si Jessa kahapon. Siya po yung nagsauli ng corona this year. At kasama po natin din dito rin, tumatayong judge ng beauty pageant, na si Virgie Monton. Ayan. Magandang hapon sa inyong tatlo. Dalawa muna sa inyo. Sa inyo muna. Magandang hapon din po, Sir Ben. Okay. Ikaw yung winner. Ito yung mga corona mo. Yes po. That's for last year po, 2021 po. Okay. Ito rin yung mga nandiyan po. Sa iyo to. Yan po yung isa pong sash nung sinasabi niyo po kanina na nagbibenta ng machine. Okay. Ganun din sa iyo kahapon, Jessa. Ito rin, ano? Opo. Pero wala po akong... Okay. Walang ganito? Wala po akong itong machine. Ito lang? Yes po. Sinauli mo na? Nasa uli po na. Mm-hmm. So, sige, mas maganda nagkakaliwanagan. Live ho sila, no? Itong panawagan po natin, kaya kami ho na nagsasabi ho sa inyo, kayo pong mga ibang pang na biktima at medyo nagre-reklamo laban po rito sa Mrs. Universe Foundation ba to, ng contest na ginanap po sa yan, Okada, nakikita niyo sa website, sa Facebook page lang ho yan. Mas magandang papaliwanag po kayo. Sino po yung dapat magpaliwanag po rito sa atin? Abay, hinahanap po namin talaga si Charo Calalo Uy, National President of Miss Universe Philippines. Kahapon po kasi, na matapos pa yung program ho namin, mga tapos sa one hour after, nabulabog po itong National President daw nila, tumawag po. Kung sino-sino mga tumawag po sa amin, gabi na, tinatawagan po kami. Nabulabog po talaga itong Mrs. Universe Philippines. Di po siguro sila makapaniwala na ito pong mga ganito, naiimbestigahan ngayon. Hindi po kami sumbungan, imbestigahan. Kapag nagtrabaho po kami, magpo-fall na po ito sa investigative na ho ng Bitag New Generation. Iba po yung pambansang sumbungan. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Na dito po live ginagawa na. Pag trinabaho na po namin, titingnan po namin yung dahilan ng problema hanggang sa dulot, ilalantad lahat kung sino man. Kaya panawagan po namin. Siguro panawagan po namin si Mrs. Bato Charo Calalo Uy. We're still waiting for you. Na kung maaari, you can come tomorrow para bukas din ang pintuan namin sa iyo. And mas maganda nandito ka. Mas madali, even kasamang lawyer mo, were you welcome? Dalhin mo ang tropa, lahat, kung sino mga organizers. Sa likod ng sinasabing, Mrs. Universe, we would like to see you. Of course, bibigyan ka namin pagkakataon magpaliwanag or in the guidance of yung inyong legal advisor o kung sino man lawyer na tatanggapin mo. In fact, itong mga kasama natin, walang mga lawyers. Ngayon, pupunta tayo sa judge. Ngayon, dito live sa studio natin, balikan natin si judge. Okay, ikaw yung nag-judge, you know? Okay, si... Jessa, no, hindi si Jessa makaraig. Hindi ma. Pero teka muna, baka magalit si Jessa sa atin. Okay. All right, eto na ho si si Virgie Monton. Ma'am, ako po 'yung magtatanong sa inyo. What's going on? Ano ba nangyari dito? Pakipaliwanag nga kayo, judge. Okay.
Nandito ako para bigyang linaw kung ano ba tong nangyayari sa pageant na to. Judge ako last year ng Mrs. Universe 2021. Ang sa akin lang is, nung naging judge ako, ang normal flow ng judging, kasi hindi naman ito first time na nag-judge ako, binibigyan kami ng score sheets. So, binibigyan kami ng score sheets for national costume, kung sino mananalo, best in gown, and then yung overall performance. Tapos, mayroon kaming score sheets niyan, sinasubmit pirmado namin, we sign it, and then we submit it doon sa, supposed to be, dapat may auditor yan. Kasi 20 judges kami. So, dapat niyan, after our signature, binigay namin doon, they're supposed to have an auditor to compute properly kung sino yung scorecard mananalo from our judgment. 20 judges kami. But do you have a scoreboard? Do you have anything na basihan kung bakit mananalo to, kung sino? Yes, dapat ganon. So from us, yung score sheets namin, itatali nila by the auditor, and then after na matali na nila, dapat ibabalik sa amin yung tally sheets with all our scores for us to confirm kung tama ba yung scoring ko, and then pipirmahan ko yun kung tama yung scoring ko na inilagay nila doon. Okay. Kaso, Sir Ben, walang nangyaring tally sheet na ibinalik sa amin. Wala. Paano nangyayari na nanalong, let's say kung sino, paano selection? Yun ang tanong doon, paano nangyari? So, anong silbi ng judges doon? You're there to sit down and just look, and then... Parang sabi nga nila, adorno lang kami doon. Flower vase. Flower vase. Okay, tanong ko, sino ang nagsiselect ng mga judges at bakit kayo sinelect ng sinasabing itong Mrs. Universe Beauty Pageant? Paano kayo sinelect? Kayo ba? As for me, kinuha talaga ako personally ni Miss Charo Kalaluoy. Okay. Anong basis niya ba't ka kinuha? Is it because nag-judge ka na sa mga beauty contest or something like that? Or singing contest? O ano ba? Dancing contest? May basis dapat. Kasi may scoreboard yan. Mayroong presence. Kasi parang may presence doon ng candidate, or di siguro sa brains, pagsasagot niya, o di naman kayo sa swimsuit, or any costume, walking, yung presence niya, hindi ba? And then, mga judges yan, tama? Yes. In my own understanding, kasi hindi pa ako talaga nakapanood ng mga ganung klase, there was once a time, invite ako, Miss Universe, dumating sila Rafi, at ako kasi medyo pagdating dyan, nahihilo ako Okay. Nahihilo ako sa mga nakikita ko. Kaya, anyway, tanong. Nakakasilaw kasi. Nakakasilaw. Sige, tanong. Ito ang aking sasabihin. Kaya nakasalamin ako kasi nasisilaw ako Okay. Okay. So, okay, itong tanong ko sa iyo. May lutuan ba? Or niluto ba? O ano ba? Paano ba? Hindi ba kayo nagtaka? Bakit ganun? Hindi man lang nirespetong inyong judgment doon. Yung wisdom ninyo based on what you see doon sa talent, sa presence, yung pagsasagot, movement, yung grace ng isang individual na beauty contest. Whether Mrs. Universe man yan or Miss Universe, it has to come close doon sa mga sabihin natin, yung mga nakikita natin. As in, Miss Universe, binibining Pilipinas, Miss World, di ba? The same, dapat yung criteria, the same judgment din. At least close doon, tama? Correct. Yun na yung tanong namin kasi... During our tally sheet scoring, may katabi ako, lima kami na ibang judges. So, syempre, chika-chika na, kwento-kwento. Oh, tapos, kayo, sino top three? May ganun kami lima kami. Tapos, ikaw, sino top three? So, ako, nagsasabi ako, ito yung top three ko, ikaw. Mamu, halos pareho tayo. Sabi ko, cute. Iisa, okay. Iisa, de, syempre, expectant ka na yung score sheet namin na halos pareho, five kami on that side. Okay. So, lima. So, expectant kami na doon sa top three namin, may papasok na major crown, di ba?
Wala. So, hindi ka nagtaka after that? Nagtaka ako. Sabi ko, ano to? Sino magkuna, hindi mo ba kunestyon si Charo dito? Kasi organizer siya. Ma'am, Charo, what's going on? Actually, kinestyon ko siya because after, days after, kasi the following day, nagkaroon na ng commotion. Commotion, what do you mean? Magkagulo? Oo, marami ng, ano, marami ng hush-hush, marami ng kwento. Marami ng tumawag sa akin and I said, I will not get involved unless somebody will call me. So hinintay kong may tatawag sa akin and then one day may invite si Charo sa akin. So that was my chance to ask her, okay. Charo, ano yung gulo? Okay. Now let me ask you unfiltered yung tanong, ano? Do you think ito'y scam or modus or what do you call this contest kung ganito lang naman pala? Parang walang legitimacy. Parang natitaint yung sinasabing integrity or credibility ng sinasabing beauty pageant body. If that is the case where you're a judge, nagsasalita kayo, why are you here with me? Sir Ben, kasi hindi ito para sa akin. Itong pagpunta ko ngayon, unang-una, this is in response to your invite yesterday. Yes. Na kung sino man yung iba dyan na merong masasabi, eh, isa ako doon sa nag-respond. And para sa akin, walang apoy, walang usok kung walang apoy. Mag-aapoy. Hmm. So, there's no smoke if there's no fire. So, ibig sabihin, lumabas dito si Miss Jessa Makaraig. Mm-hmm. Ngayon, lumalabas si Miss Mitch Lucas. Mm-hmm. They're both crown bearers. Okay. They're both winners. Ang tanong, ito ngayon, ang tanong, bakit sila nandito? Bakit sila nagre-reklamo? Mm-hmm. So, ibig sabihin, it is really worth looking into. Okay. Ikaw, do you, in your heart of heart, feel na ito'y, there is something anomalous sa organization na ito, tainted na ngayon ang kanilang, well, beauty pageant or whatever, foundation, sa nakita mo because of what's happening, na parang where there's smoke, there's fire. Para sa akin, kahit hindi ako yung actual na involved. Pero ikaw yung isa sa mga judge, nakita mo na parang isa-isa pareho kayo. But all of a sudden, bakit parang hindi sinunod yung criteria, yung basis na parang judgment na ginagawa ng mga judges as to who will win? Masasabi ko, questionable talaga. Okay. Questionable talaga. At kung totoo man na may nangyayaring pagbibenta ng crown, that will be witnessed and mabibigyan ng linaw, eh sa akin, Sir Ben, dapat lang matigil na yung mga ganitong klaseng pageantry. Okay. So gusto mo sabihin, you're doing the right thing. This is the right thing to do. It has got to stop. It has got to stop. All right, I got it. Okay, sige. Okay, dyan ka lang. Ano? Thank you so much for coming over. So ikaw pala yung respondent doon sa aking panawagan na kung maaari, ang lahat na may mga issue, dapat pumunta rito. So ikaw, dahil nanawagan ako. So may issue, ikaw ngayon ang nagsasabi, there's a question doon sa legitimacy na selection, there's a question doon sa sinasabing integrity ng sinasabing body na to. So para sa akin, ako'y nag-aantay na sino tong si yung organizer, si Charo. Pakita natin si Charo. Si Charo kasi, Miss Charo, we're waiting for you. And again, inuulit ko, for the second time, magdala ka na ng lawyer mo, magdala ka na mga kung sino, mga witnesses mo. We want to see the organizers behind kung rehistrado ho kayo dahil ang nakikita namin, hindi sa coffee shop or grill or dormitory. Anyway, so balik muna tayo rito. Ngayon, balikan natin itong dalawang mga, ito po sila yung mga nanalo, ano? Okay? Ito po yung mga nanalo, pakita natin. Okay, balik, itong dalawa sila. Mm-hmm. Ito po yung corona ang sinauli ni Jessa. Tama? Itong si Jessa, ayan. Ito'y corona nitong si Michelle Lucas. At ito yung mga SAS, nandito lahat. Okay. Ano ba to? Sinosurrender mo sa akin or no? For keepsake? Remembrance. Remembrance. So ikaw pa rin yung nanalo last year? Opo. Unfortunately po yata eh. Bakit unfortunately? Ibig sabihin? It came with a lot of burden. At the same time, I had to carry the burden also of other candidates. So
parang hindi ko siya ma-enjoy. What do you mean by a burden? Is this something of conscience or with a heavy heart or something to do na parang the guilt? Opo, there are supposedly, like what Ms. Virgie Monton said, we also had our sister bets to win the crowns. Mm-hmm. We wanted, gusto po namin sila po talaga yung mag-represent sa Pilipinas. Alright. And clear naman po ako from the onset na I'm not after the crown or title. Mm-hmm. I'm there for the foundation, to help the foundation. And to also help my business, kasi negosyante rin po ako. Wala akong makitang masama roon because, you know, siguro the reason why you joined this you know, organization, because it has something to do with your business. Ano ba ang business mo, first place? I'm in the food industry po. The food at the industry. Same time. Yeah, it's always, well, it's always nice to see that black or a crown that you want. See, Jesse naman, you own mga, di ba? What is this? Aesthetic clinics? Yes, po. Aesthetic clinic po. So that's basically, even you need it more because, you know, kung ikaw ay winner, it only goes to show. Now, that's exactly in the line of business, yes, in the beauty. Tama? Yes, po. Okay. And hindi mo akala na sa umpisa na ito'y, I'm sorry, hindi naman siya, I don't want to say illegitimate kasi iba yung legitimate eh. Apo. Or not legitimate. Not legitimate. So, dahil hindi to legit, kine-question mo ba yung legitimacy ngayon? Yes po. Okay. May punawag kasi sa kagabi at sinasabi, kayo daw ay mga sour grape lang. Kaya medyo nagre-reklamo. Yes po. Sa anumang kadahilanan. Yes, what do you say to it? Kasi po, marami na din po ako nakita mga posting nila na parang bitter daw ako, ganyan. Sabi ko, paano ako magiging bitter? Eh, winner po ako. I returned the crown po. And alam ko, same kami ni ma'am. Nagulat po ako na same kami ng dahilan kung bakit namin binalik din. Alright. The real reason kung bakit mo binalik yung corona, bakit mo sinauli sa kalang corona? Okay po. Kaya ako po binalik yung corona again. Hindi ko po gustong magbayad ng 350,000 for the registration fee dahil may utang pa po ako na 250,000 na ticket from the last event. Okay. Parang it's an imposition, inimpose sa'yo, talagang pinagduldulan sa'yo. Ibenta mo yung ticket na yan, mabenta mo hindi, utang mo na yan. Yes po. Yan po yung sinasabi nila sa social media, sa mga nagpo-post po dyan. Alam ko, narinig nyo ako, nakikita nyo ako, nakikita ko kayo. Kaya hindi ko kayo tatantanan talaga. Kasi yung image ko, matagal ko po yan pinaghirapan. Wala po akong, hindi po ako lumaking mayaman. Lahat po ng meron ako ngayon, pinaghirapan ko po yan. Okay, that's well taken. Okay, sige. Bakit maraming nagagalit na iinggit sa'yo na parang pinagtutulungan kanila ngayon na parang mukhang for whatever reasons, ikaw na yung may utang, pero hindi ko maintindihan, may utang ka sa organizer? Nangutang ka ba sa organizer? Paano ka nagkaroon ng utang dito sa Mrs. Universe? Kung nagkaroon ka ng utang dito, saan yung utang na yun? At parang nagkaroon ka ng utang. Anong dahilan ng utang na yan? Opo. Yun po yung kinakalat nila. May utang po ako, okay, sa organizer. Okay. Paano ka nagkaroon ng utang? Yes po. Sa ticket po yun. Na hindi ko po nabenta. Paano kung sabihin nila, hindi, nabenta mo na, ginamit mo yung pera? How do you say to that? Na parang, Jessa, wag mo kami pinagluloko. Kasi alam ko iniisip ng iba dyan. Yes po. Wala ko lang. Alam mo, Mr. Ben Tulfo, eh, nagpapakampi lang sa iyo yan eh. May mga nagsabi, nagpapakit lang sila sa iyo, Mr. Tulfo. Nagtahimik lang ako. Bakit? Sinasabi, hindi, kasi nabenta nila ang ticket pagkatapos ayaw ibigay yung pera. So, how would you answer to them? Kasi parang ganun. Naintindihan ko, ang pagpunta nyo rito, hindi madali, ha? Ine-expose nyo, ha? Yes po. So, kung meron kayong ine-expose, may pinaglalaban kayo. Hindi naman siguro kayo pupunta rito na masamaan loob nyo na walang dahilan. Yes po. Yes, so, sagot doon sa sinasabi ko sa'yo, yun ang kasabihan nila. Yes po. At narinig ko naman din po yun. At hindi po ako tatagal sa negosyo kong to kung marami po akong pinagkakautangan na supplier, mga, kung sino pa man. Kasi po, kung lumabas po ako, pwede naman po may maraming lumabas ng mga pinagkakautangan ko. Pero hindi po nila ako kilalang ganun. Hindi po ako ganito sa industriya na meron ako ngayon. Okay. Para mong gusto sabihin, wala kang hiniraman ng pera. Hindi ka nagkautang.
pinagbenta ka ng ticket, hindi mo mabenta. At dahil hindi mo nabenta, parang kung yan ay nasa sa iyo, considered sold na yan. Yes po. Ang sa iyo, ito lang kaya kong ibenta. Parang, sinabi ko din po yun kay Ms. Charo. So, ibig sabihin ni Ms. Charo, kay nabenta mo kay hindi, sa iyo na yan, bayaran mo yan. Utang ko po. Walang hiya naman to. Paano kaya kung sinauli mo yung ticket? Ito yung ticket nyo. Walang gustong bumili. Hindi na po ako para gumanon pa sa kanya, sir. Kasi malalaman nyo po kung paano po siya magmanipula ng tao. Paano? Pipilitin niya sa inyo. Like, brasuhan. Na-reserve ko na yan. So parang wala ka nang magawa kundi, okay. Balik mo. Na-reserve na daw po yung seats. Okay, so yung mga seats na yung binabayaran? Opo. So para maka-attend ka roon, bentahan mo ng ticket? Yes po, opo. So pagpunta mo roon sa mga seats na yon, magkano ba ang ticket? 5,000 pesos po. Wow! Kasama na bang pagkain doon? May kasama pong plated na food. Mm-hmm. Hindi po siya buffet. A la carte? A la carte po. Mm-hmm. Styrofoam? Parang di naman po. Di naman. Nagpapatawa na tao ko. Kung kasi ito masayangin itong isa. Yung isa seryoso. Ikaw masyado kong seryoso ito. Tawa ng tawa. Parang cool. Alright, sige. Ganito. So, yung mga seat na yun is 5,000 per seat. How many seats ang binili mo at binabibenta sa'yo? Okay po. Ang una po naming usapan, 25 seats lang po. Meron po kong... So, 25 seats at 5,000, yun lang dapat ang utang mo? Yes po. Sino bibentahan mo ngayon? Paano mo ibibenta yun? Actually po, ang dami ko pong sa mga supplier ko, ganyan. Tapos, binibentahan mo sila? Yes po. And sobra talaga... So, doon sa mga nabenta mo, para sa mga supplier, ilang mga nabenta mo? Kasi po, syempre kung ano lang po yung ano nila, di ba? Hindi mo naman pwedeng pilitin, yes, no? Yes po, saka po ako po, ayoko po, hindi po ako sanay manghingi ng pera. Manggipit? Pangginagipit mo? Parang... Kasi po, before yung trabaho po, medrep, so talagang kami yung nagpi-please ng tao. Para okay. Mag-ano, at hindi ko po kayang, uy, bili naman kayo, ganyan. Parang hindi ko po ano. Saka parang syempre, beauty pageant to, parang ayokong i-impose na, sa ticket lang, ganyan. So, sa ticket lang ito nanalo. Gusto ko po parang, okay, lalaro tayo dito na ikaw, beauty and brains, ang laban mo. Paano kaya kung ginawa mo, pumunta ka ng lugar na kung saan pinapunta mo sila? Ano naman ang requirements ng bibili? Paano kung suit nila, naka-short pants, na medyo mga naka-taong grasa, bumili, binenta mo sa kanila, pwede ba silang pumasok? Hindi ko po. Hindi kasi, of course na. Siguro kasi Okada po. Parang sa Okada? Ganun. Hindi na papapasukin sa Okada kasi simple lang. Sasabihin mo lang doon sa kung sino man, bentahan mo yan. Tapos talaga nakamarcha sila. Di occupied yung seats. Importante yung mabenta. Kimabaho, kimabango. Yes, po. Kaya po. Ano ba talaga? Meron bang requirements doon sa ticket na bibili? Kasi kung sasabihin, lagi muna, mabaho ka, maligo ka muna, hindi ko bibenta. Ang pangit mo. Wala namang gano'n. Wala, in other words, kahit taong grasa pwede mong ibigay, yes, pumunta. Po. Alang hiya naman. Ano. And yung option... Sigurado ka? Yung option po kasi is 50,000 or 6 tickets. 50,000 or... Na registration fee or 6 tickets yung bibilihin mo. Sa inyo yun? Sa, po. Itong ba nakapatong sa balikat ninyo? Opo. Paano pong nakapatong? Sorry. Parang it's being, you're sorry. Now carrying that. Sasagutin mo yun. Yes po, opo. Okay. Sorry. Parang napakahirap nito sa pilitan. So in other words, hindi mo nabenta ang ticket. So ibig mo sabihin, lahat na pumunta roon, bumili ng ticket yun? Mayroon po akong isang candidate na isa lang po yung nabili. Kaya po sabi ko, gusto ko din malaman kung paanong nangyari na isa lang yung binili niya. And kami, bumili ng 50,000 or 6 tickets. Parang ganun po. What parang, do you mean 50,000 or 6 tickets? Mamimili po ng options po para po makapas, maging candidate po kayo ng isang pageant na yon. Mamimili po kayo ng registration fee, which is 50,000 or bibili ka ng 6 tickets. So ang criteria rito is tickets, sales. Po, siguro. Parang ganun, hindi ba kayo nagulat? Parang criteria is the ticket sales. Who has the numbers of ticket? Yun na yun.
Yun po, sa akin po kasi, nasanay na po ako na, sige, may registration fee. Kasi okay lang po, yan, okay lang registration okay fee. Wala mo kaya po, pero parang di na din po ako nagtanong or parang lahat kami hindi naman nagtanong kung, oh, ikaw ba, ilang tickets mo? Maraming ganun po. So, paano kung gusto mo talaga sabihin, ilang ticket binin? Bibilhin ko yan. Tapos saka, akin na yan. Pwede po. Bilhin ko lang. Oh, talo ka na, talo ka na, talo ka na talang. Yes po. Akin na to. Yes po, pwede po. Ilalo, susuot ko na sa ulo ko to. Kasi binili ko na lahat na ticket. Yes po. So ang corona na to, depende sa numbers of ticket. Parang ganun. Ganun po yung nangyari last year, ganun okay din po yung nangyari ngayon. Pinaintindi natin doon sa iba. Kasi kung kayo yung nanonood, first time ho namin makakuha ho ng ganitong klaseng sumbong, and to us it's new because expository, ina-expose po namin to eh, na ganitong walang karapatan po yung anumang mga organisasyon or foundation na hindi po tama doon sa sinasabing pamantayan. Kasi kung gusto niya naman magbenta lang na magbenta, wala namang masama roon. Kaya lang parang napapanalunan po ito eh. Bigyan ho natin ng dignidad, integridad yung mga taong nanalo, na sila'y makakatulog, mapipikit po ang kanilang mga mata sa gabi. Napanalunan ko to because doon sa sinasabing merit, not on the numbers of sales, just because of, you know, the God-given talent to me and whatever looks like the presence I have on this stage, I want this. And I can be proud. Pero kapag medyo may question ka ngayon, did you ever came to mind na parang, kinestion mo na parang, ano ba to? So, yan ba'y umabot na kung bakit nagsauli ka? Nung top 12 pa lang po, talagang hinahanap ko po yung mga bet ko nga po na mga ano ko. So, parang dun pa lang, sumama na po ng loob ko talaga. Bakit? Ba't sumama loob mo? Kasi po, meron po akong mga meron na po akong top 6 eh. Sa, parang, yun nga po, meron na po kayong top 3, ako po meron na po. And then yung nawala yung mga top 6 ko. Bakit? Ano yung top 6 na top 6 mo? Bakit mo nagsabi top 6 mo sila? Anong pamantayan mo na sila'y mananalo? Of course, beauty and brains. Dun po. Talagang merit? Yes po. Kasi not based beauty on sales? Wala, hindi po namin alam po eh. Hindi okay po namin alam kung ilan po yung nabili nito. Nalaman na lang namin parang habang... Okay. Pag in-examine kita, kahit na ikaw contestant ka rin, hinahangaan mo rin, may nakikita ka rin na, abay, teka muna, makakalaban ko to, matinding labanan. Kasi may beauty and brains din sila. So, ganun ang tingin mo. So, yes, inisip mo na, ko ilalabas to, matinding kalaban. Pero, ni isa walang lumabas. Meron po. Meron naman po. Tatlo po yung lumabas. Pero yung tatlo po, hindi po lumabas. Bakit daw? Hindi ko na po. Yun ang tingin mo, is bilang a contestant. Pero ikaw naman bilang judge, ganun ba ang pamantayan? Ang pamantayan ko is kung ano yung dapat kong gawin as a judge. So this is beauty and brains and credibility and dignity. Dito namin tinignan kung kung ano ba. Wala ka, like me, wala na akong iba pang pamantayan except kung ano yung nakalagay doon sa score sheets. Alright. May nakalagay doon yung personality, yes, ganito. Yes. Lahat ng kategory, lahat ng criteria doon. Okay. Ngayon, dediretso na tayo dito sa, ito yung happy winner. Kasi ko 1 year na siya nakakuha. Okay, 1 year ka na. Okay, sige. 1 year ka na. Okay. Ano naman ang dahilan kung bakit ka nandito? Were you respondent doon sa panawagan ko kahapon? Eh, apparently, ba't ka pupunta sa akin? Nanalo ka na eh. Oh, yes, sir. Ito pa, corona mo. Oo nga eh. Sa'yo to, iyong iyo. Never surrender. I'm not after it. I came here talaga, sir, because I heard your call. Panawagan ko. Opo, panawagan niyo po na pumunta dito yung may mga alam doon sa sitwasyon na nirereklamo kahapon nila, Jessa. And alam ko po yung situation nila, Jessa. And I really sympathize with them. And ngayon nga po, natutrauma ako eh. Bakit? Kasi naaalala ko. So nafe-feel ko yung pressure for them. Is this a woman thing na hindi ko maintindihan? Make me understand. Hindi po, kasi nung na-experience ko, opo, yung pagod po. yung preparation. Yung pinagdadaanan po kasi nila ngayon, hindi nila yung napapansin during the process kasi excited sila. Mm-hmm. So, they're after siguro yung maganda yung labas nila sa camera, yes, or marami silang events, yes, maraming nag-appreciate sa kanila. Mm-hmm.
Siyempre, maraming nag-like, ganyan, sa mga posts nila. So, yes, sumisikat sila, in a sense, and natutulungan yung mga cause nila or yung advocacy nila, tsaka yung negosyo nila, napopromote sila. But, during the process, hindi nila alam that the moment you register, you're already trapped. Yung hindi ka na makakalabas kasi sunod-sunod na yung babayaran mo. Oh, yung hindi mo alam, maya-maya, may sasagutin ka na hindi kayang bayaran ng organizer. Mm-hmm. So, syempre, ayaw mo naman mapahamak yung ibang kasama mo. Okay. Ayaw mong masira ka. Ayaw mong... Oh, you're getting emotional. Yeah, I can feel that. Ayaw mong masira yung mga... Syempre, lahat kayo, image nyo yan eh, as a group. Yes, and you're entrepreneurs. I think I can relate to what you're saying now. So, it's very difficult because you're protecting the image, your image, you're protecting the image of your friends and the organization at the same time. So, when you're already in that position, it's very hard to get out because there were actually two who left the organization during our time. Mm-hmm. So, 18 po kami, dalawa po yung umalis. And yung reason po nila, it was quite personal because it was adding pressure to their daily life because we were required to practice almost every day and we have businesses po, we have family. So, you could imagine, kailangan nandun na po kami sa Simons ng umaga pa lang. Pag na-late po kami, may pressure na magpapakain kami sa lahat. Oh, may penalty pa? Opo, may penalty po kami. We have to feed everybody. So, paka-ano naman ito? Ano po kasi yung mix ng group namin before, meron po kaming talagang may mga kaya, mga malalaking tao po. And meron din po kami mga, ano lang po, trabahador, mga employees, and mga bata pa po sila. Working class. Po, working class. And struggling pa po to survive with their small families. Okay. Ayun po. So, I'm just remembering all the expenses that we had to shoulder. Do you feel comfortable going through this as you talk? Okay lang po. Actually, it's a breather for me. Is it something that you want to get it out of your chest? Yes, I've been wanting to for so long. And it's not only me. Actually, they're all willing to come out on Zoom. Okay, we will do that. So, they told me, we want to speak, but we cannot be there right now. I understand. And masyadong limitado yung studio namin. Opo, and masakit kasi for me, I have to defend my other sisters, tawag namin eh, the other candidates who are really hurt and broken. And I cannot, hindi ko maano itemize lahat ng mga gusto nilang ipasabi. Kasi masama ang loob nila. Oo, kasi ako personally, as a big sister, sinalo ko na lang lahat ng gastos na kaya kong saluhin para huwag sila mapahiya. Lalo na si Charo, para huwag siya mapahiya. Kasi madalas, sinasabi niya dun sa direktor niya, wala silang pera. Oh, man. So, pati yung hotel, lahat, pagkain, pagtira sa bahay ko ng mga direktor niya na hindi niya binigyan ng hotel ng isang gabi, lahat yun, tinanggap ko na lang as my responsibility. So, binitbit mo? Binitbit ko na lang lahat ng responsibility. If I may have to ask you, I'm sorry I have to ask you this. Yeah. It's very important to me. Out of the goodness in your heart, na siguro nakita mo, you're lucky in this world. What you did was to carry yung iba na mahina. Ginawa mo na lang to. But then again, you're defending what is wrong. You're doing things right, but you're also doing... But you're trying to save people na, but siguro pag hindi lang ma-discern, hindi lang makita na yung bakit ginagawa mo ito, masasayang. Apo. Una sa lahat, gusto mong sabihin sa akin, nakita mo yung salitang bitag. Yes po. It means trapped. Yeah, that's how we felt. Katabat ng bitag, other words for bitag is patibong. Yes. It's a trap. Lambat is a trap. Silo is a trap. So lahat na sumali dito, kumbaga, pag once nasa loob ka na, nasa silo ka na eh, nasa patibong ka na, nasa lambat ka na, nasa bitag ka na, yes, napakahirap lumabas kasi pinaghirapan mo na. Yes po. Yung iba, walang kakayanan, yes. They just simply want to win, yes, and try some experience. Mm-hmm. Kaya lang, parang gusto mo sabihin, malupit yung organizer. Can Actually, we say that malupit sila? They're cruel. They're not only cruel. They seem to
enjoy, I don't know whether they're aware na parang hirap na ngayon tao, kinahihirapan mo, tapos kinakargahan mo ng mga bagay na hindi na kayang bit-bitin. Yes, po. Mabuti na lang sana kung kapareho mo, I mean, meron kang resources na tumulong doon sa mga taong mahihina. I mean, pandemic po kasi yun eh, yung peak po ng pandemic yung sa amin. Siyempre, wala ako. Paano kayo nagkaroon ng peak ng pandemic? Tapos sa halip na nasa loob kayo dahil baka magkahawa-hawa kayo, mayroon pa kayong ganito. Yes po, yun nga po. Kaya yung mga activities namin, lagi po siyang napapalitan ng date, nag-i-extend na nag-i-extend. What was the purpose of doing that? Para exactly. Para lang makapag-raise ng funds? Opo, yung organizer? Yung question namin. Actually, dun po sa introductory video ko na pinasa all namin, right. Tinanong ko na nga po yun, bakit ano bang ginagawa ko sa pageant? Eh, pandemic. Dapat wala ako dito. So, the only answer I could pick up from myself is two things. One thing, I really need to help other people and this is an extension. Kasi yun po ang binenta sa amin na it's advocacy driven. Yes. We're helping po women and children and that's our channel to help. Na together po kami, magkakasama kami mga queen sisters na tutulong with the foundation. Pangalawa po, like I said earlier, it's actually to promote also my business who's affected by the pandemic. Okay. So yun lang po talaga yung purpose doon. But there's one thing na gusto kong sabihin, your effort to help those na mga mahihirap na pandemic, those na siguro yung beneficiary na organization na kinakailangan tulungan, charitable institution. Pero on the other hand, you're also helping yung Durobo. Siya mismo po yung charity namin. Sinong charity? Siya mismo po yung... Sino siya? Si Charo po. Holy. Lahat po ng pera namin sa kanya lang naman napunta eh. Charo, Charo lumabas ka na. Maiipit ka rito. Magdala ka na ng abogado mo para bigyan ka na ng magandang sagot. Walang problema kung magdala ka ng abogado mo na lahat na sasabihin mo, ikonsulta mo muna kung ikay sasagot o hindi. Because you have the right to pick an attorney, whatever your attorney will say, do it. Pero makikita ng mga tao na kapag medyo hindi mo sinagot ng ba't kinakailangan mo ng attorney, wala naman tayo sa hukuman, hindi ka naman maiipit, importante rito, sasagutin mo sa buong puso mo, nagka-problema ka rito. So now, tatanong ko lang sa iyo, you're doing a good, parang good thing, you know, pero kaya lang, you're trying to help the organization exist, the organization to exist even though mali yung mga criteria. Opo, that was, I tried to be, kasi she had a group po, she has 3 or 4 girls on her side, and they were recruiting me to be on their side. Kasi po yung kabilang grupo po, they're really questioning already everything okay. about the pageant. Mm-hmm. But I tried po to mediate, and I wanted nga peace dun sa grupo namin, sa lahat. Pero talagang maraming questionable. So after the pageant, yun dun ko na po na-realize na tama po talaga yung isang group, that there's something wrong sa happening inside. Di ba nakita ni Charo to? Alam po niya because we called her attention. Sabi namin, magpa-meeting ka. Ano sabi niya? Kung hindi po siya magagalit, kasi pag may nagtatanong po sa kanya about certain things, nagagalit siya, wala raw kaming karapatan magtanong. What? Negosyo niya yun. Excuse me? Opo. So kami naman, parang hindi kami makikipag-argue. So, yung iba po, yun nga, they create their own groups na rin, tapos nalaman nga namin in the end. Walang karapatan mag-question. Opo, pati po yung sa mga binabayaran namin, wala po kami karapatan magtanong. Okay. Sino kayang idol na dictator nito? Nagpa-billboard pa nga po kami. Kami rin po nagbayad, pero siya lang po yung malaki doon. Okay. Pero kami po lahat yung para kami mga langgam lang doon. Kami po naghati-hati para bayaran yan for 1 month. Pero mukha niya nakalagay doon? Opo, mukha po niya. Ano naman sa mukha? Ano sinasabi sa mukha niya? Na para niya kaming mga alagad, para kami mga dwarf. Parang ganun po yung itsura, yung structure. Para kaming mga sunod-sunod na lang sa kanya. Parang ganun. Parang utang na loob ninyo, sumikat kayo dahil sa akin. Parang ganoon. Parang ang sinasabi niya, isisikat kami because of her. When in fact, we were doing much better without her. So parang na-taint pa yung integrity namin because of joining this pageant. Alright, ngayon na nandito ka na, inilabas mo na sama na loob mo. Ano nakita mong mali ngayon? Siguro it was so hard for you to accept na parang you try to justify, you try to cover up
and then you try to defend as much as you can by saying this is a good, this is something advocacy. Kaya lang hindi na advocacy doon kasi may isang tao nagko-control, which is basically kung titingnan natin si Charo. Kasi honestly, Sir Ben, if I can just enumerate lahat po ng nagastos ng mga babae, sobrang haba po ng listahan. Aabot aside na magkano? From the 50,000 po. Ballpark figure? Kasi sa akin, honestly, around 700 po yung personal. Okay. Tapos yung worth po ng value ng sponsorship ko na naipasok, about 1.5. Ha? Huh? Opo, tapos yung nakabili pa po ako ng isang machine na 250,000 pesos. Para sa? Kasi pinipilit po kami na... Ang machine, saan gagamitin? Water machine po siya. Opo. So, ano bang, binibentahan po kami lahat. Ano and mayroon dun sa mahiwagang water Kanjen machine? Kanjen water daw po. Ha? Kanjen. Kanjen water. Anong ibig sabihin ng Kanjen? So, it helps your health. Parang it improves your health. Kaya naman mayroong networking. Opo, yan po yung may networking. Miyembro ba siya ng networking? Yes po. Siya yung pinaka-upline po dun eh. Oh, isa po siya doon. So, grupo po sila. And, syempre, business people din kami. O sige, kung may kikitain naman after, bili na lang kami. Tapos, what comes with it was this sash and a trophy. Okay, alright. Wala pong cash yun. Okay. Wala po ako napanalunan kahit pisong cash. Okay. Mas marami po siyang pinanalo. Kumbaga, at this point, it was just more of a right na parang something that you can say, I won. Kaya lang this time, kini-question mo ba ang pagkapanalo mo ngayon? Opo. It's very questionable for me. You know why? Because I also have my top three. Mm. And we've talked about this in my restaurant. Alright. Sinabi ko na rin po yun na alright, ito ang mga gusto kong manalo. Nahirapan po ako kasi Mamo V is here and meron siyang top three and hindi ko alam kung kasama ako doon. Diba? So, para sa akin, siguro kaya ako meron ito kasi ang dami kong nagastos, tsaka ang dami kong nabigay. Kumbaga, baka yun yung value ko. Yung value ko, hindi yung talino ko, yung puso ko, or yung itsura ko. Okay. So, it's painful. Kaya, kumbaga, to sum it all up, ginawa kang milking cow. Opo, parang ganun. Nako. Si Charo, Charo, labas mo nga. Tawagan nga natin si Charo ngayon para makausap natin. Mas maganda siguro if we can, you know. Charo, if you're watching us right now, kung sino man makausap mo, ano? I know that we can contact you now. Try to contact si Charo right now para medyo makausap natin. Mas maganda kasi pinag-uusapan ka. Although kahapon, sinasabi mo, tumawag ka, tapos na. This time, I'm sure na nanonood ngayon karamihan sa inyo na kasama rito sa sinasabing contest na to. Let me see if we can contact si Charo muna. At marami pang iba nang tatatawagan pagkatapos ayaw naman magpa-interview. Parang their job is to defend. Nakos, Mariusep talaga. Tingnan natin kung makakontakt natin si Charo dito. Mas magandang makontakt natin para makuha na ng pahayag. Kayo pa'y nanonood dito ngayon. Ano? At nakikita nyo, dalawa po rito sa mga winners. Kausap natin ngayon. Live sila ngayon. Okay. Hello? Hello, Charo. Si Ben Tulfo, naka-live tayo. Is it okay for you to take the call? Yes, hello po. Magandang hapon po, Mr. Ben Tulfo. Magandang hapon sa iyo, Charo. Yes, thank po you so much for taking the call, okay? Yes, at sa lahat po nang nanonood po ng Bitan ngayon. All right, Charo, okay. I'd like to be honest with you na naka-live tayo ngayon. No? At the same time, nandito yung nanalo kasi last year si Michelle Lucas, ganun din ang nanalo nung this year si Jessa Macaraig at isa sa mga judges ninyo si Virgie Monton. Charo, we would just ask, ano ba nangyayari dito? How can you explain to this? I mean, we would like to hear your side because hindi siguro tama na hindi namin napapakinggan yung side nyo, napapakinggan side. Now maybe you can start telling us exactly what you have. What you can say, siguro naman napanood nyo na kahapon at ngayon, naka-live tayo. Do you want to say something? At least hayaan ka namin to have a time to speak, you know, for the interest of fair play. Yes, okay lang po, Mr. Bentos po. Okay. Yes, okay. Sige. Pwede na po? Go ahead. Okay. From the start pa lang po, nang simula ng pageant namin, meron na po talagang rules and regulations na pagsali po ng pageant ng Mrs. Universe. Actually, Mr. Bentley po, ayoko nga po sanang magsabong kami dito or magkasagutan sa on-air. No, we don't have to do that. We don't have to do that. Yes po. Kaya nga po, ang sa akin lang po, kasi kung talagang
sa akin po kasi naniniwala ako na may tama pong proseso ng pagre-reklamo kung talaga pong naagrabyado. And kung totoo po yung mga lahat ng paratang nila sa akin, sana po matagal na silang nagdemanda sa akin or naghahain po ng reklamo. Kasi ayoko naman pong sabihin na sinungaling po sila, pero hindi rin po totoo ang mga sinasabi nila sa akin. Kasi tulad nga po ng sinabi ko sa inyo na may tamang proseso po sa pagre-reklamo. Pero ngayon po, nandito sila sa BITAG, dito sa Tulfo. And ang para sa akin po, yung nasa proseso po ba yung magpabitag or what? Kasi ako po, naniniwala nga ako na naagrabyado. Sana nasa kotse po kami ngayon. Dahil ang BITAG po dito, ano po ba ang trabaho ng BITAG? Ang sa akin po, ang trabaho ng BITAG ay magbalita po ng kung ano nakabubuti sa bayan, sa ating pong mga kababaihan. Charo, if I may just have to cut you. Hindi po kami news media, we're investigative media, and we are a network. So please, ang BITAG kasi is a terminology, which is a corporation registered, solely registered. Our Securities and Exchange Commission, we're registered on BITAG Multimedia, BITAG Media Unlimited Incorporated. Our trade name is BITAG Multimedia Network. Let me just correct you there. These are the equities that you need to know. We are investigative. We are doing public service, crime and investigation, law enforcement, issues and analysis, human interest, or anything that we can discuss under the sun. We do not, news media, perishable ho yan. We don't do that. We investigate deep. You ask question, we will give you an answer. So the question really is, now, hindi po namin trabaho magbalita. You know, we're open to everybody. Small people, single people, people who are, you know, sophisticated, people who are simple as anyone, we would listen to them. Now the question, you know, tama ka, may proseso sa pagre-reklamo when you are ready to file a case. But there are who would like to open up and ventilate the issue. And then the issue is this. Number one, are you registered from the Securities and Exchange Commission? Which I think people would like to know. Because if you are, anong name po? Yes, meron po kaming proper documents ng Miss Universe. And ito po, nakonsulta po na rin po ang aking lawyer. Ito ba yung nakarehistro po sa Securities and Exchange Commission bilang foundation? Yes po. Anong pangalan po sa Securities and Exchange Commission? Because if that is the case, it's going to be public document. Actually, Mr. Bentul po. Well, because we are the investigative media, ma'am, sandali lang, ano? Yes, I'm sorry the matter in which I asked the question because we're not news media. We're investigating because we have to find out also if indeed there is deceit, there is, you know, our job is to investigate whether there's deceitful, unscrupulous, anomalous act on the part of somebody who's a respondent like you because these are your victims. And so this is the way we do it. Not as a showbiz media, because we're not yellow. There are called yellow journalists. That's what they do. No, we're true blue. We investigate. So the question really is, are you registered? Yes, po. Anong pangalan po ang registration po ninyo sa, ano, sa Securities and Exchange Commission? Because we can look it up. Pwede po, pero nasa legal proceedings na po kami. Okay, so in other words, hindi pa po kayo talaga registered. Ano po? Registered po kami. If you're registered, okay. Nasaan po yung ano ninyo? Location, okay. Office po ninyo? Nasa Pearl po yan. Saan Pearl? Pearl of the Orient Tower. Pearl of the Orient? Yes po. Anong address po? 15, sandali po ah. Hindi po ba ang address po ninyo nasa Timog? Kasi inano po namin, physical address ma'am, nakita po namin, parang ginamit po ninyo rito. Is 102 po. Tomas Morato. Ito po yung address po ninyo na nakasulat po, na na-research po ng aming mga investigators. Again, ma'am, hindi po kami mga news, ha? Investigators po kami. Inimbestigahan po namin yung lugar po na ito po yung inyong lugar na nakalagay po sa registrasyon po ninyo. The address, the physical address is 102 Tomas Morato, Quezon City, Supreme Place na may kasamang Charo. And then, paki-close-up na sandali. Gusto makita ito. Is this yours, ma'am? This is the building you own? Charo, Simon's Place, Supreme,
And then may dormitory para milk tea, Charo. Is this your, you own this? Is this where, this is where na sinasabing dito po yung address ninyo, tsaka dito raw nagsasigning, signing daw po ng mga contracts. Is this true? Yes. Yes. So, so this is the address, ma'am. Yeah po. Hindi po. Diyan po kami nag-contact po ng... Well, bakit po man sa Securities and Exchange Commission parang address po ninyo dito po sa address na to? Diyan po ako nagtatrabaho. Actually, part owner po ako dyan. And so, okay. So, do you have a physical address for Miss Universe? Ma'am, I'm sorry, ma'am, but I have to ask you. Kasi mabilisan, pinakikita po sa inyo na hindi po kami news. Meron now, ngayon po. Oh, ngayon, ma'am, masasabihin ko, ano pong nakasulat po? Kasi kung kayo'y securities, naka-registered sa Securities and Exchange Commission, we can go tomorrow. I can send my investigators diretso sa Securities and Exchange Commission. Public record po ito eh. Parang kami po, pag sinerge niyo po sa Securities and Exchange Commission, makikita niyo po kung anong registration namin, kung address po namin. So sa akin lang po, wala po kayong address. Other than doon po sa Morato. Opo, meron po. Alright, so therefore you... So wala po doon sa Pearl na sinasabi nyo. Ang second floor po ng Mrs. Ng Simon's Place of Dream, yan po ang temporary office po namin. Mm-hmm. Well, kaya meron ho ba kayong temporary office? How can that be? Coffee shop po yan. Ito ka medyo... Meron po. Hindi po. Ang baba po yan is a resto bar. It's a bar and events resto place, po, tama? Resto bar, yes po. Oh, resto bar, milk tea, tama? Yes po. Nasaan po yung opisina ninyo dyan? Pag pupunta, dapat nakalagay po dyan yung ano, Miss Universe or the name of your foundation, tama? Yes po. How come wala po dyan, ma'am? Dahil po maliit lang po yung office. Alright, tanong ko ma'am, kailan po kayo nakaregistered sa Securities and Exchange Commission? What year? 2020 po ako nag-start. Well, kailan po kayo nagkakaroon ng contest na kapareho nitong ano, Mrs. Universe? 2020 po. Actually po. 2020? 2020 po, kasi 2019 ako na... So, meron ba kayong contest na ginanap ng 2019, ma'am? Merong ano po? May ginanap ba kayo ng beauty contest na Mrs. Universe in 2019? Ako po yung nag-represent ng Philippines during that time. 2019? 2019 po. Sino pong ako organizer ng 2019? The organizer is the Mrs. Kaya nga, sino, anong organizer po ng 2019? Sino po? Finance Women po. Paano? Iba pong grupo yun eh. So, anong register, anong pangalan registered? Ma'am, kasi unang-una, bago po tayo magkaroon ng ganitong event, we should always be registered unang-una because you're basically, you know, parang soliciting money. Solicitation po ito eh. Ma'am, actually, the reason why I'm asking you this, ma'am, kasi itong mga nanalo po rito, sinusulicit daw po kayo ng mga pera to win and then to sell the ticket and then the ticket ganito okay, pa and then using the networking pagbibili ng machine. I have many more to say, ma'am, kasi siguro mas maganda, ma'am, kung meron kayong abogado. Yes, I have po a lawyer. Do and ayoko want... po yun nga po yung po sinabi ko, hindi ayoko po sabihin na sinungaling sila pero hindi po totoo ang mga sinabi. So kung hindi actually, totoo ang sinasabi nila, ma'am, yes, nagsisinungaling sila. Actually, meron po si Jessa. So, ma'am, you're not answering me. So, sinungaling po, ma'am, itong si Jessa, sinungaling pati itong nanalo, ma'am. Eh, mga nanalo po sila, pati si Michelle, sinungaling. Yes po, hindi po totoo lahat ng sinasabi nila. Ay, dahil meron po kaming... Well, how can you say, ma'am, sandali, ano? Okay, here's a judge. Sige, okay, sagutin. Pwede po mag-talk muna ako, Mr. Jessa. Ma'am, kilala mo pa si, ano, si Virgie Monton? Judge po siya, hindi ba? Magsalita po muna ako regarding dun sa cheque. Okay. Kasi kaya ko po nasabi yung sinungaling. Anong cheque? Wala pa tayong ma'am. Ma'am, sandali. Wala pa tayong cheque, ma'am. Sandali, ano? Because I like to go straight. Sayang po kasing oras. Do you want to talk to Virgie Monton? Isa sa mga judges po ninyo? Ang po rin po kasi masabi ito dahil sa lahat po nang narinig ko ng mga sinasabi nila about sa akin. So, kailangan ko pa rin sabihin kung ano po talagang totoo nangyari. What about Virgie Monton, ma'am? Gusto niyong kausapin ngayon? Gusto niyong tanungin? Isa sa mga ito judges? Ito po muna, kasi mas ano po sa akin itong nagre-reklamo na sina Jessa at yung kasama niya ngayon. O, sandali muna, ma'am. Ano? Si Virgie Monton may sasabihin po sa inyo.
Kasi ma'am, pumunta sila rito mm-hmm. because they have something to say about your organization. Ma'am, eh, investigative media po kami. Okay, so the reason why I'm telling you, ma'am, si Virgie muna, pasalitain muna natin, ma'am. Kasi ako, ma'am, sinusundan ko lahat ng mga sinasabi niyo. May sunod ako na katanong kasi hindi yung sinasagot eh. Sana po mapagbigyan niyo rin yung kailangan kong sabihin. Tulad okay. Sinabi go ahead, go ahead. Na. Sige po, ma'am. Sige, magsalita yes, po kayo. Po. Okay, kasi narinig ko nga po yung mga sinasabi nyo sa akin. Gusto ko rin po sana iparating sa inyo na sana nga po yung pagtulong nyo po, matulungan nyo rin ako dun sa tumalbog ng cheque sa amin. Kanino pong cheque? Cheque po ni Jessa na nag-issue po siya sa, naghulog po siya ng sa bangko noong September 28 ng 255K. Ito po yung tumalbog at nag-bounce po. So sana rin po yung magawa ng paraan. And yun nga, tulad po ng sinabi ko, dito sa mga issue na sinasabi nila, may kanya-kanya nga pong rules and regulation ang bawat organization. Katulad po, kahit sino po, na kung ito yung rules po namin at rules po ng kabila, hindi po magkapareho yon. And ako rin po, may sinusunod din po akong rules ng international na kailangan right. ko po gawin. Ma'am? Yun po sa akin. Can I ask a question, and, ma'am? Ano po yon? Can I ask a question? Sige po. Yung bang standard po ng Miss Universe tsaka sa Mrs. Universe, magkapareho? Ano po? Pakiulit? Yung standard ho, criteria tsaka mga requirements at judgment ng judges na ginagawa ho na mga sa inyo po doon sa mga, ito po yung mga Miss Universe, kilala ko po yung mga nag-organize dito. Magkaiba po ba? Yung sa international po at tsaka po dito, may iba pong pareho at meron din pong hindi pareho. Anong pagkakaiba po ninyo sa, syempre, pamantayan pong sinusunod para wala yes, pong lutuan, opo. Tama? Of course. Katulad po ng criteria po namin, magkaiba po kami. Okay. Anong pagkakaiba po ng criteria po ninyo sa Miss Universe Beauty Pageant? Ang sa amin po, tulad yan, ang mga criteria po na ginagawa namin, hindi lang po kasi sa panglabas na kagandahan ang aming minamarkahan dito binibigyan ng score. Yun, mm-hmm. isa po yung sa criteria po namin at saka sa lahat po na actually nasa kanila po yung lahat ng listahan mm-hmm. dun sa kontrata at kontrata na kanilang pinirmahan bago po sila sumali. Kaya hindi po yung mga sinasabi nila na hindi sila aware or hindi po sila nasabihan tungkol po dito ay hindi po totoo yan. Hindi lang, may mga iba pong kandidata na alam po ang lahat ng yan. Sa simula't simula pa lang po, nasabi na po namin yan sa kanila. Okay. Ma'am, kung sakaling may protest at merong magsabing may dayaan, sino po yung adjudicating body? Yun nga po ang sinabi ko. Kanina sino po, nga po ang adjudicating body? Meron po ba tayong DTI, Department of Trade and Industry, maliban sa Securities and Exchange Commission, kung kayo foundation? Siyempre, may mga pamantayan po riyan pag ikay nasa Securities and Exchange Commission or Foundation. Siyempre po ma, may dyan sa parting yan, may pagpa-contest po kayo. Meron pong kunting investment or solicitation. Di po ba ma'am, dapat papasok dyan ng DTI or SEC na tinitingnan po. The matter in which the organization, how the organization is being conducted and being run. Ma'am, balita ko ma'am, eh kayo daw affiliated doon sa Miss Universe sa Romania, mga ano ba tong grupo na to na parang like Bulgaria. Bulgaria. Ang Bulgaria po, sila po yung international. So, kayo po yung local. Yes, ako po yung so franchise po kayo. Meron po kayong ni-register din po sa Securities and Exchange Commission, a local franchisee po kayo ng Miss Bulgaria International, Mrs. Bulgaria International, kasi franchise po kayo? Lahat po ng tukul po dyan, sa lawyer ko na po lahat yan. So and wala po sa SEC? Meron po yan. Meron po yan. Eh, tulad nga po na sinabi ko kanina. Saan po natin makikita, ma'am? Ang alin po? Yung sinasabi ninyo na meron po kayong local franchise doon ko kasi yung international ko, na franchise po kayo rito sa Philippines ng Mrs. Universe Bulgaria. Po, actually, pwede nyo po tawagan ang international kasi pagpapatunay po yan. Na iba po yung international, ma'am. Pero kayo being a franchise, ma'am, susunod po tayo sa mga local laws of the Republic of the Philippines. Yes po, pwede naman po. O, syempre ma'am, pag-franchise. Pero lahat po yan ilalabas ko po sa ating
sa pinaka... Sa takdang panahon? Yes po. Sa takdang panahon? Hindi po, ayaw nga po. Mm-hmm. Sa tamang panahon? Na magsalita po ako dito. Pero alright. Dahil ma'am, sige ma'am. Okay na ma'am. Hindi ko na po kayo tatanungin dyan. Okay na po sa akin ma'am. Ilalabas nyo sa tamang panahon. Kung kailan, abangan. Aalamin po natin ma'am. Ano? Wala pong problema sa amin ma'am. Kung kayo, kaya sabi ko mga ma'am, mas maganda siguro kung abogado niya po magsasalita para nang sa ganun. Kasi sabi po namin, kung may tamang proseso ma'am, protektado po kayo. Pero bakit po abogado? Hindi naman po tayo sa korte. Hindi naman po ako korte. Yes, pero just for the case na parang self-incrimination, kung gusto mong sabihin yan, may karapatan ka sa abogado. Nag-iimbestiga na po kami, ma'am. Ha? Kaya po, ma'am, ayaw kong pinamaliit po. Lalo na isang tulfo po, ano, si Bitan. Ay, hindi po. Alright? Hindi po kami tagapagbalita. Hindi po ako newscaster. Hindi po. Hindi rin po ako reporter. Sir, ulitin ko po, hindi ko po kayo minamaliit. Hindi ko po sinasabi, ma'am, kasi sinasabi niyo, tinuturo niyo sa amin kung paano magtrabaho ang Bitag. Ay, ang ibig ko po kanina sabihin kanina po, sinabi po ninyo yan, kaya ako po sinusundan. No, po, ang sabi ko po, ang Bitag po... Pakiulat ng sinabi mo kanina, ma'am. Oh, ito po ah, ang sabi ko po... Ang Bitag ay... kung may gusto talaga silang reklamo... Oh, sa tamang hukuman, yun ay pagsasampa ng kaso. Yes. Okay, wala pa po tayo sa kaso. Idinudulog pa lang po nila sa amin para isumbong sa amin kung meron pong illegal na bagay para tulungan po namin sila isang pang kaso sa hukuman. Yes po, dahil pero dito po, hindi po natin, wala pa po tayo sa hukuman. Sila po ay sinasabi po nila kung anong kanilang, ito'y mapait na karanasan, kung ano pong kanilang nararanasan. Ito po yung kanang hinaing, pakikinggan po namin. May of course ma'am, pati kayo, pakikinggan din namin. Balance yes, po kami. Kaya, sir, pero hindi po balita sabi, ma'am, ha? Kaya po ang sabi ko po, ang Bitag ay nagbabalita po ng kabutihan na nakakabuti po sa bayan, sa ating mga nanay. Kasi ako nga po, tulad yan. Mm-hmm. Pangit po na nakikita ako, kaya ayaw kong... Ganito, po, sige ma'am, naintindihan ko na po ma'am. I understand where you're coming from. Yes, pero that's wala okay, po akong, wala po akong masama para sa inyo. At kaya nga po ako nandito at umarap dahil yung sarili na meron ako sa inyo. Alright, sige ma'am. Po, yung kanilang mga akusasyon sa akin na sana po ako, humihingi ako rin ng tulong sa inyo na maayos po yung aming yung cheque na okay, okay. Balikan po natin, ma'am, ano? Ang cheque po, ma'am, meron po tayong batas, ma'am. BP-22, as we call bounce and check law. Now, ngayon, itong BP-22, ma'am, you should understand kung nga ba'y sinadya may bouncing check. Papasagutin po natin yung taong inaakusahan niyo po na nag-bouncing check. Sagutin mo nga, Jessa, kung bakit ka may bouncing check at bakit ka nagkaroon ng bouncing check. At paano ka nagkautang dito? Ikaw ba'y humiram ng pera sa kanya? Hindi po ako humiram ng pera. Wala po akong hiniram na cash sa kanya. Wala kang binayad sa kanya cheque na pang parang utang mo sa kanya? Meron po akong binayad na cheque during before the pageant because kailangan naming magbayad bago mag-pageant dahil yun yung gusto niya. Registration? No po, bayad na po ako dyan sa registration. So ano naman tong bayad na to? Ticket po. Oh, bakit ikaw nagkaroon ng utang sa ticket? Binenta ba yung ticket? Binenta ko po yung ticket kaso po wala po akong nabagbentahan. Mm-hmm. So in other words, wala kang nabenta roon sa mga ticket na binenta? Meron naman po kasi may dumating po eh. So binigay mo sa kanya yung mga nabenta mo? Of course nabenta po, meron po akong binayad sa kanya. Yung mga nabenta? Yes po. Yung mga hindi nabenta, gusto mo sa uli sa kanya? Ganito po yan. Kasi po, ang pinirmahan ko lang sa kanya is 25 lang talaga. 25 tickets? Yes po, mayroon po akong screenshot doon. Ma'am, 25 lang po talaga yung kaya ko. Ano yung sa 25 tickets, magkano lahat yun? Times 5,000 is 125,000. 125,000. Yes po, pero sabi niya, hindi, na-reserve ko na to, ganyan-ganyan. So in other words, pinasabi niya, kumbaga, na-reserve ka na yan, taken na yan. Yes po. And babayaran mo yan para doon sa mga na-reserve niya. Yes po, and then sa sobra, syempre...
negosyante ka, kailangan mo na siyang bayaran. Then sabi ko, sige ate, doon sa staff kumbaga, ko. Nilagay, bayara, ano muna, ganyan. Kaso lang po, syempre, ang dami kong binayaran doon sa makeup artist, doon sa nagpakain pa din po ako kasi wala pong pagkain yung production. Sinong pinakain mo? Ay, yung production po kasi wala pong... Sinong production? Production mo? Production po ng... Niya? Opo. Production ni Charo? Ay, nung event po. Opo. Event? Sino bang nasa likod ng event? Si Charo po. O di kay Charo? Yes po. O Charo, sagot mo to. Paano nagkautang to? Samantalang gumawa na ng kabutihan sa'yo. Hindi niya kayang benta yung ticket na yun. Parang nahiya nga po ako. Parang sabi ko, siguro kaya ako nasama sa top 6 kasi akala nila parang, ayan, nagbayad na si Jessa ng 250, ganyan. Kasi po na-deposit na po eh. Tapos siyempre, kailangan mo yun. Kasi lagi po kami nagpa-practice eh. Siyempre wala kang time magpunta ng ano or mag-send ng pera, ganyan-ganyan. So, sabi ko, shucks, hindi ko na siya mabenta. Nasabi mo ba kay Charo to? Ma'am, sir, kasi po kahit ano pong sabihin niyo sa kanya, pipiliin niya. Yes po, pipilitin niya. Katulad po na sinabi kanina ni Ma'am Mitch, talagang ganun po siya eh. Tapos, laging paulit-ulit niya sa lahat ng tao na ma-meet niya, may utang ako sa kanya. Okay. And sabi ko, parang, gusto ko na lang ibalik yung ano kasi hindi ko naman nabayaran yung ticket. Balik ko na lang, parang hindi naman ako deserving dito kasi hindi ko po nabayaran yung ticket. Alright. Parang yun po, parang ang halaga po nung aking title is dun po sa ticket. Kaso nga lang po, hindi ko po nabayaran, sir. In other words, yung ticket nandyan lang? Yes po, sir. Mm-hmm. Kaya po, tulungan niyo din po ako na makapagbayad din po ako. Sorry po, kasi sobra na po yung, grabe po yung mental illness po na nararamdaman ko ngayon. Lalo po kinakalat po nila, yung asawa po nung lahat po ng candidates na parang may galit sa akin. Nakikita mo sa social media? Yes po, meron po akong screenshot. Meron na pong, may ginagawa na pong hakbang ang aking lawyer. Pwede ka naman kumuha ng ano, cyber. Cyber po yun, kasi po, kahit wala po akong pangalan, nandoon po, scam daw po ito. Kinawag kang scammer. Ako po, ang sinasabi ko po daw is scam to. Tapos sabi, magbayad ka muna ng utang mo. Tapos may hashtag BP22 and hashtag estafa. Hindi na sila magkawari kung BP22 or estafa. Parang may masabi lang po talaga. Parang gusto lang po talaga akong siraan. Kasi po, yun lang po yung kaya nilang ibato sa akin. Yung 250,000 na utang. Ito yung Jessa, ano? You're Jessa. Ito yung nagsasalita si Jessa, nanalo po siya ngayon, pero sinauli mo yung corona. Yes po, kasi po, hindi po ako nakabayad. Sinauli mo tong corona na to? Yes po. Pero hindi to sa iyo, kay ano to, yes, sa kanya po. To. Yes po, sinauli ko po, kasi parang feeling ko, grabe no, yung halaga pa, yung title ko pala, because of that bouncing check na 250,000. Kaya sabi ko, Hindi siya deserving sa akin. You did your best to sell the ticket, but you cannot sell the ticket because you were forced that the ticket is already sold. Yes okay. po. Bayad, kumbaga, kinuha mo yan, bayad na yan. Obligasyon mong bayaran na yan. Yes, po. So ikaw naman, dahil siguro sa sobrang marami kang inaasikaso, tapos siguro gusto mo na rin matapos na to kasi nasa contest ka, ang dami mong preparations, nag-issue ka ng cheque. Yes po, and sabi po kasi niya, mas maganda po na maraming audience kasi po 20% po yung audience impact. Tupulo ba yung nandoon? Marami ba? Yes po, puno po. Kaya po nung during na rumarampa kami, alam namin kung sino yung may mas maraming... Paano na puno yun? Hindi mo nabenta yung mga ticket mo? Dapat ay, hindi wala. Po. Yung puno po yung mga iba po. Kasi yung... Pero yung mga iba sa iyo, may babakante sa iyo yun. Yes po, okay. Pababayaran mo yung bakante. Yes po, kailangan po. Kasi okay. Yun nga po sinasabi niya. Yun ang paliwanag mo kay Charo. Yes kasi, po. Kasi dito sa parting to, baka hindi nakakasunod yung mga nanonood sa yes atin. Po, and sa lahat po ng mga nasabihan ni Charo and... Grabe po yung aking nararamdaman and hindi po ako makatulog. Kakaiyak po na parang grabe may utang ako sa kanya na parang ako pa yung ano na hindi niya naisip na naglabas din kami ng pera dito, ng effort, nagbigay din ako ng mga food. Alam mo yun? So parang kung gusto ko to, hindi ako tatagal sa negosyong to ng beauty sa industry namin. Kung ako eh pangit magbayad sa mga supplier ko. Kung meron po akong grabing mga branches or franchisee na nagre-reklamo sa akin, I have 20 franchisees pero thank God wala naman po akong nilokong tao. And sa mga tao po na nakaabot po na may utang po ako, sana po
maisip nyo kung kung yung pera na inuutang ko ba is pera ba siya or ticket siya. Mm-hmm. And okay. Yung form po ng ginagawa nilang pamamahiya sa akin is hindi po siya nakakaganda po ng aking pagkatao at pangalan po. Sana po malinawan po lahat, no? At hindi ko po tinatanggi yun kasi kanina pa niya po pilit na sinisingit yung utang ko po. Sana Jessa, makikiusap ako sa iyo. Why don't you talk straight kay Charo? Settle your issues sa kanya. Ang mga tao nakikinig. But ang gusto kong marinig sa iyo, diretsuhin mo, direct hit, diretsuhin mo, unfiltered. Sabihin mo kay Charo kasi sinasabi niya, nagkautang ka, samantala yung ticket na yun, hindi mo naman nabenta. Tapos ngayon, pinipilit naman pagbabayad sa iyo. Utang mo yan, nag-issue na ng cheque. Ang kasalanan mo, nag-issue ka ng cheque. Yes po. Eh, bakit kasi nag-issue ka ng cheque pagkatapos hindi mo naman ticket yun, hindi ka naman nanood? Kasi kumbaga, po, sa uli mo yung cheque, itong ticket, parang bahala ka na sa buhay mo, magalit ka sa akin. So, na-pressure ka. Why don't you talk to her? Direktamente siyang kausapin mo. Huwag mo na akong kausapin. Huwag mong kausapin mga nanonood because it's between you and her. Tanggalin mo nga mukha ako dyan kasi dito gusto mo lagay kong corona. Kaya mag-usap dalawa. Ayan. Mag-usap na kayong dalawa. Actually, Charo, gustong-gusto kitang makausap sa lahat ng events na pinupuntahan natin. No? Pero kasi yung unang-unang events na pinuntahan natin na magkasama, pinahiya mo ako. And sa tingin mo, para kasi tayo nasa teleserye nun eh. Parang, alam mo, may yung bounce check mo, ganyan-ganyan. So parang, sa tingin mo, irerespeto kita nun. Ikaw yung mother namin dapat eh. Sana maging modelo ka din. And sana naisip mo na lahat ng pagod namin, parang wala kang malasakit doon. And talagang nagpasa ka agad sa amin sa akin ng reminder from your lawyer. And syempre, ang aking lawyer din, magre-response lang din sa iyong lawyer. And hindi ito ang way para isumbong ko or parang makipag-usap sa'yo because of my utang na sinasabi mo. Meron tayong ibang way. And ginagawa na po yan ng aking lawyer. And ipapasa na, or baka one of these days, makuha mo na din yung response ng aking legal team. Kaya, please, kung gusto mo akong singilin, sana alam mo din yung tamang proseso ng paniningil. Huwag niyo pong ilalagay sa social media. And sa lahat ng mga queens mo, sana turuan mo ng tama na hindi mo kailangang magparinig through Facebook. And huwag na sanang madamay or hindi naman sila involved sa ating utangan. Okay? Kaya sana magkaroon ka ng integrity din minsan. Ayun. Salamat. Charo, do you want to answer that? Yes, oo. Jessa, okay. Narinig ko lahat ng sinabi ni Jessa. And yung mga sinasabi niya about sa mga queens. Charo, just talk to Jessa and then siguro yes, dalawa kayo. Sige, Jessa, mag-usap na lang kayo. Yes po. Okay. Ang sa akin lang, alam mo, ang lahat, ang story and andito lahat yan. Kung ilang beses ako nag-reach out sa'yo, andito lahat yan. Ang cheque na ikaw mismo ang nag-issue niyan, ikaw mismo nagulog sa banko niyan. Ako in good faith, alam mo yon, naniniwala ako sa'yo, and nakailang beses kitang tinatawagan, nagbe-message para maayos yung bounce check mo na 255K. Etong sinasabi mo sa akin na pinilit kita, walang sapilitan ng hiyari, alam mo yan. Kung wala, hindi ka tinutukan or tinakot para mapilitan ka na gawin mo kung yung tulad ng sinasabi mo na pinilit kita. Hindi na tayo bata para sabihin pa na pinilit ka o ganito. Ikaw mismo ang naghulog sa bako niya prior to the event ng Miss Universe natin. Kung pwede nga lang na after the event, at sinabi sa akin ng event place, ng Okada, na okay lang ma, magpa-reserve kayo. Kung hindi dumating, ibabalik namin sa inyo. Huwag nyo nang bayaran. Hindi ganun ang proseso pag nagpapa-event, Jessa. So, meron tayong kailangang ahead of time na i-settle ang ating ang event na ito. At ikaw, nag-confirm ka sa akin. Hindi kita pinilit. Never kitang pinilit. Yes. Actually, kahit during the time na nandun tayo sa Okada, nagpa-excess ka pa ng ticket sa akin. Kung baka nalilimutan mo, ipapaalala yes, ko lang. Charo, yes, may gustong sabihin sa iyo itong isa sa mga judge ninyo, ano?
Ay, mga judges, papakita namin sa iyo kung sino to. Okay. May gusto siyang sabihin sa iyo si Virgie, ano? Kasi nakikinig siya, judge siya. Medyo may wisdom na rin siya sa age niya, ano? And on that aspect, siguro mas magandang pakinggan mo rin kasi nakikinig lang siya, ano? Well, why don't you go ahead, Virgie, sabihin mo kung ano nakikita mo dito sa sitwasyon na to kay Charo. I've been listening kanina pa, kahapon pa. Now, on the issue of the checks, my question is, you are the organizer of the event. And meron silang, you charge them with registration already, which is, to us, it's already a hefty amount of 50,000 pesos each. And there were 20 of them, so that's easily 1 million. But during the course of this coronation night, you are saying that even Okada will reserve and you need to pay. Yes, ikaw na rin ang nagsabi, you need to pay. Not Jessa, not any one of your queens. So, my question is that terms and is that a requirement na nakalagay ba yan sa kontrata na pinirmahan nila Jessa na they're supposed and they're obliged and they're demanded to pay for the ticket, to pay for the venue? Nandun ba yan sa kontrata? Kasi inexplain na ni Jessa na 25 lang yung confirmation niya, ang commitment niya to pay for the tickets. But yet, ang sabi niya, you wanted it 50 kasi reserved na and all that stuff. Now you're saying, hindi mo naman pinilit si Jessa, but nagre-reklamo eh. What can you say? Pag mayroong taong nagre-reklamo, ibig sabihin, hindi bukal sa loob niya. Hindi niya gusto. So, what I'm saying is, when you're pointing your finger na dapat si Jessa pala magbayad ng event nung Okada, because that's what you said to me, mali yun. Ikaw organizer eh, you foot every bills. Dapat ikaw mag-foot noon. Ngayon nagsabi na siya sa iyo, mamanggan 25 lang ako. Of course, Charo, ikaw ang organizer. Then, at that time, they respected you. They wanted to do it because they wanted to be in there. Kaya nga, hindi ba, ang sabi nga ni Michelle kanina, the minute we signed the contract, it was a trap. Bitag. It was a trap. In other words, ayan, mapipilitan sila. Wala silang magawa. Tama ba naman yun? Tama ba naman yung walang magawa ang isang kandidata kung hindi na niya kaya? You've heard earlier na even si Michelle said and declared that there were many expenses na hindi na kaya nung ibang kandidata, and out of the goodness of her heart, she even footed some of those bills. So, alam mo, it's a matter of itong contestant mo na winner mo this year, and then you have another winner of last year, they are connecting, they are supporting, they're talking about the same thing, they are singing the same song. Yet, you tell us na kesyo may ganito, kesyo ganyan, kaya nga iniimbestigahan ka eh. Diba? So, yun yung punto ko. You're the organizer, you foot the bill. In any of events, you foot the bill. Eh, may umangal eh. Ayaw na nga niya nung ticket eh. Yun eh. So ngayon, you're accusing her of may utang. Tapos, nilalabas niyo sa social media. Pinahiya mo siya sa harapan ng maraming tao. You're accountable to that. Alam mo ba yun? Excuse me po. Wala po nagpapahiya kay Jessa. Actually, alam niyo yan, Ms. Virgie Moton. Charo, kasasabi lang ni Jessa, you were in a party. You were in a party, you barge into her, in front of her, at sinabi mong, ayusin mo muna yung bouncing check mo. Ano bang tawag mo doon? Ha? Ano bang tawag mo doon? Paki-explain. Ano ba yun, hindi mo ba siya pinahiya? Maraming nakarinig.
Ano bang tawag mo doon? Walang pagpapahiya pong ginawa kay Jessa. Ang katotohanan po niya, Miss Virgie Monton, ang sinisingil ko po sa kanya ay ang cheque na siya mismo po sa ang nasisingan sa bako. At ang cheque, yung ticket na sinasabi po niya, wala pong sapilitan na nagbenta. All right, okay. Charo, I have to come in and just, I know that you're explaining, ano? Medyo Charo, merong isang dito na nakaupo lang, ano, nakikinig sa iyo. Ito po yung winner last year. Siya po ay may sasabihin sa iyo the same thing. Emotional na siya kanina, hindi mo inaabot. Si Michelle Lucas, Mrs. Universe Philippines Pacific Continental 2021. Ito po yung mga issue na binabrought out niya. Nagbayad siya, si Michelle, ang hotel for PressCon. Sa bahay niya, tumira ang production team mo. Umabot ng 1.5 million pesos na ipasok niya ang sponsor para sa Mrs. Universe. Bumili siya ng water purifier dito sa sinasabing networking na to na 250,000 pesos. Ngayon, sa kanya, out of the goodness in his heart, gusto niya makatulong sa iba. Kaya lang lately, she's trying to question it now and she's just trying to let it all out. Ngayong araw na to, kanina kasi hindi ka pa nakaabot. Ngayon, I would let her talk to you. Siguro naman kasi iisa lang ang sinasabi nito. Pareho silang winner. Si Jessa, nakapula, winner nung last year. Abay, ito, this year, ito naman si... Pero sinauli yung corona na hindi niya na makayanan. Itong si Michelle, nandito ngayon. And maybe she needs to talk to you also para makita mo. Michelle, go ahead, talk to her. Hi, Charo. It's been a long time. Actually, nakita tayo noong August sa Okada eh, during the fashion show. Actually, sobrang sama ng tingin mo sa akin. And tinitigan lang kita, pero I'm here because, Charo, nanahimik ako for a long time eh. Kasi parang kahihiyan na sumali ako sa pageant mo. Kahihiyan na isa ako dun sa mga title holder. Tapos, pinahiya mo rin ako sa social media, tinanggalan mo ako ng corona at sash. Pinasot mo sa iba. When in fact, nag-usap-usap tayo noon nila Doc Ellen na may proper transition dapat yung pagpapasa ng corona namin sa iba dahil ayaw naming mag-participate. Unang-una dahil at that time na tinawagan mo kami, parehong passport namin due for renewal at nagbayad na kami ng for renewal dun sa isang tao mo. So, nung tinatanong mo ako kung gusto ko pang lumaban, kailangan ko palang magbayad sa'yo ng malaking amount that time para pumunta sa Korea na ini-expect ko sana sasagutin mo na dahil isa na ako dun sa nanalo. So, ang libre ko lang pala nun yung ticket to and from Korea. And kung hindi ako lilipad, hindi ako magko-compete, babayaran ko yung franchise mo ng 150,000 sa isang title. At may 250 pa akong babayaran para ma-accommodate ako sa Korea. So matagal ko yun pinag-isipan at sinabi ko sa'yo nung gabi na yun, kung gusto mo ng pera, Charo, pera lang yan. Kaya kitang bigyan ng 400,000. Pero wag mong sisirain yung pagkakaibigan. Kasi during the time na ino-organize mo yung pageant mo, alam mong nakasalo ako sa'yo. Lahat ng gastos na kaya kong saluhin, tinulungan kita. Pero para tanggalan mo ako ng karapatan, hindi lang ako, pati si Doc Ellen, masakit sa amin yun. And yung mga queen sisters namin na nasaktan mo rin, hanggang ngayon, nag-uusap pa rin kami and they're very much willing to support this cause today. Gusto nilang lumabas kahit sa Zoom para malaman ng tao lahat ng katotohanan kung ano ba yung nangyari sa amin. So Charo, hindi ako lumaban and nag-request ako sa'yo sa email na sagutin mo yung mga tanong ng mga queen sisters o ng mga candidates mo. Pero hindi mo kami sinagot, blinak mo pa kami lahat sa Facebook. So wala kaming paraan para makausap ka pa. And sabi mo sa mga media mo or sa mga press mo, tingnan natin kung sino ang hihimas ng rehas or sino ang makukulong. So na-threaten kami and kahit gusto namin gumalaw, parang kailangan pa namin mag-move on dun sa mga nangyari sa amin. So just to tell you the truth, lahat kami nakapag-usap-usap na kung ano yung mga how you treated us, paano ka
nagkwento kung paano mo kukunan ng pera tong tao na to at support tong tao na to at magkano yung naibalik mo. So nakakagulat lang na over time, akala namin sa amin mo na lang gagawin yon. Pero nung napanood ko yung kay Jessa, yung lahat ng detalye, parang naging fresh ulit sa utak ko na ganito ba talaga yung kalakaran? Kasi first time ako sa pageant eh. And alam mo naman, mataba pa nga ako nun eh. Pangalawa, hindi ako marunong maglakad. Nahihiya ako sa sarili ko kasi negosyante lang ako eh. Hindi naman ako marunong magpaganda-ganda dyan sa mga stage. Hindi naman yan yung purpose ko, kaya ako sumali sa'yo. Gusto ko lang, tulungan ka. Pero, yung ginawa mo sa amin, emotionally, masakit siya. Hindi lang sa akin, pati kay Sarah, kay Doc Ellen, kay Mutsha, sa lahat ng mga queens mo dati, na umasa na meron talaga kaming foundation na tinutulungan. Nang limos kami ng pera para sa'yo kahit pandemic, nang hihingi kami sa mga kaibigan namin para dyan sa vantel mo na hindi naman napunta sa mga nangangailangan. Saan ba napunta yung pera na lahat inipon namin at binigay namin para sa'yo? Kasi kami, wala naman kami nakuha kahit piso. Wala ka namang premyo na binigay sa amin eh. So imagine mo yung burden na magsusuot ako ng corona at sash, pupunta ako sa mga imbitasyon ng mga events. Tapos hindi ko mapanindigan na talagang I deserve this crown and this title. So kahihiyan yung nabigay mo sa akin. And hindi lang sa akin, pati kay Doc Ellen. I'm speaking for them because gusto nilang magsalita, gusto ka nilang kausapin. Pero siguro akala mo sa sarili mo, napakataas mong tao, hindi ka namin maabot. Pero kung magpapakatotoo ka, kilala ka namin eh. Nanay ka rin, nahihirapan ka rin. Hindi mo kailangan magpretend na ikaw ang pinakamagaling, pinakamaganda. Kailangan mo magpakatotoo na tumutulong ka talaga sa ibang tao, sa mga babae. Kung ginagawa mo yan within your own organization, Charo, sabi mo, women empowerment, yan ang pinasok namin. Bakit kami disempowered? Bakit feeling namin na biktima mo kami? Kasi kung magaling ka talaga, Charo, katulong mo kami dyan sa lahat ng mga charity na gusto mong gawin eh. Kaso hindi ganun yung nangyari. So, sa amin, I'm speaking now for myself, I could not join your competition because you tell people that I don't have a passport. It's not true because I got married in the U.S. Pangalawa, my children are U.S. citizens, so stop saying that. Wala kang karapatan na ipagkalat na wala akong passport. And then, secondly, Charo, na-meet mo ang pinsan ko, si Teresa. Tinanong mo siya paano niya ako naging pinsan, sino ako, anong background ko. Nakarating sa akin lahat, Charo, ng sinasabi sa'yo or sinasabi sa akin ng mga tao coming from you. And para patulan ko pa sila when in fact nagbabawi ako sa buhay. Parang masakit na too much na yun eh. Pero to see Jessa now, to see her na inulit mo lang yung ginawa mo sa amin dati, I think you really have to explain yourself and you really have to pay up. Kasi yung mga queens, gusto kang hingan ng mga resibo sa lahat ng nilabas namin pera. Gusto ka nilang mawala ng lisensya. Actually, kung maririnig mo lang sila, they really want you to pay up. They really want you to suffer the consequences ng lahat ng nangyari dun sa ating pageant. So Charo, you are a woman. I know you are a good person somewhere there inside of you. Hindi ko lang alam saan napunta yung pagkatao mo. You have to realize that we are women submitting to you at that point to learn from you, not to be abused by you. So, kung sinisingil mo si Jessa ng 250, baka gusto mo, singilin kita ngayon ng lahat ng binayad ko sa pageant mo. So, please lang, wag ganon, kasi kabastusan to, Charo. Let's respect women, let's respect ourselves as well. Pwede na po ako magsalita? Oh, I can. Sir, Dulpo. Go ahead. Okay. Issue niyo to eh. Yes, Michelle. Okay, tulad nga po ng sinabi ko kanina, na kung talagang may reklamo ka, Michelle, hindi na tayo aabot ng isang taon. Last year pa ito, ako naghihintay lang ako sa'yo kasi lahat yan, kaya kong sagutin yan sa husgado at the time. Kasi ang dami mong reklamo sa akin. And yung passport, unang-una pa lang ng pagsali nyo, requirements ang passport, lalo't pandemic during the time.
mahirap kumuha ng passport. At sinabi ko rin sa inyo, bago magsimula ang ating pageant, na huli na tayo. Huli na tayo kasi na-delay na yung ating ang ating competition dahil nga hindi tayo makakuha-kuha ng slot kung saan tayo pwedeng magpa-pageant. And kailangan natin kaagad ng passport dahil yun ang hinihingi ng international or else hindi tayo makakapagpadala doon. Alam mo yan. At ako, nung nagsabi ako sa'yo, dahil yun din ang hinihingi sa akin doon sa international. Kinausap kita ng maayos. And ako, after nung nalipat sa iba, yung iyong Charo, humingi pa rin ako sa'yo ng meeting para mag-usap. Charo, nasabi mo na kanina yan. Ano, siguro ganito na lang, Charo. Medyo marami ka ng ano rito, Charo. Ito yung mga beauty queen mo, pero sila against you, inanalo eh. Hindi naman, so may issue rito. Siguro, you know what? You should be talking to them. Kasi if they still wanna talk at maglabasan pa, napakahirap na eventually. You know, eventually, mahihirapan kapag naglabasan ng iba sa kanila, magkaroon na ng, you know, tawag dito, ng malaking issue pa. Ako kasi, Charo, may issue ako dito na gustong tanungin sa'yo. Kaya lang parang magigipit ka kasi. I mean, siguro ipasa mo lang sa abogado mo. Apparently, parang nag-investigate na kami. May inconsistencies eh. Marami kami nakita. Ayoko na magsalita kasi may issue ka na sa mga beauty queens mo. May issue ka na sa mga napanalo mo. May issue pa rin na kami nakikita sa aming investigation. Ayaw na namin gamitin yung programa. Parang mukhang dito kasi baka ito'y sinasabi, magkakaroon pa kayo ng contest daw na gagawin daw dito sa Bulgaria na yan. Siguro bago ang lahat, ayusin mo muna ang franchise mo na talagang license mo. Kasi baka pag ito'y lumabas pa at lumaki pa, pipick upin na ito ng ibang mga media. Wala namang ibang mediang seriously pumunta. Kaya kami, we took notice. And we saw na parang nakita lang namin na merong kaming nakita na parang ako'y Charo, tatanungin ko lang. Ito lang gustong malaman ng aming investigative team. Kahapon, were they really prospected, targeted, profiled to really join this contest because meron silang mga kakayanan and they will just simply pay up doon sa sinasabing contest na to? If this is still a contest, and then maraming mga requirements, mga tickets na ibibenta, paano bang selection process? Bakit na parang pre-selected na sila at pagkatapos maglalaban-laban pa sila? Ano ba talaga ito? Kasi kung ganito ng situation, siguro maganda na merong third party rito na suriin yung bagay na ito kasi mapapahiya rin yung mga legitimate, although gustong sabihin ng mga legitimate, you know, well, expose the counterfeit so that the legitimate will come out and shine. Na magkakaroon tayo ng problema rito. Kumbaga, may kausap ako kahapon, organizer sila ng Miss Universe. Naiiling na lang. Ayaw ko nang sabihin kasi hindi kasama rito. Pero this is something that you have to settle. Ayusin mo na lang siguro, hahaba pa. And then call them one by one. Kasi hindi ko sila mapipigil na kung gusto nila magsalita. Our show is open. You can come here also open. Harap-harapan kayo. Maganda nga dyan sa telepono ka na. Sa totoo lang, maraming napipressure ngayon. Maraming nagtatatawag. Maraming nagtatawag at marami silang napapahiya na tuloy eh. Do you know that? May mga malalaking tao pa rin dito na makakilala. May mga iba dito na parang bakit ba nasama ang kanilang mga pangalan dito? Oh, siguro dito, Charo, ayusin mo na lang. Eh? Yes, sir. Ayusin mo na lang. Kasi parang eventually, it's so hard. You know, baka, you know, whatever it is, it's so hard to catch up and to fix it. The best way to do it is to talk to them one by one and settle it amongst yourself. Kasi pag nanghimasok na kami rito, naku, Sus Mario Joseph, kaliwat kanan, we will leave no stone unturned. Pag kami pumasok na, hindi kami news media, investigative media kami. Our job is to expose. Yes, opo. Mr. Ben Tulfo, sir, hindi po ba magsalita ulit? Hindi po bawal magsalita.
Yes, para naman po masabi ko rin yung about initial na sinasabi niya sa akin. Ganito na lang, ma'am. Siguro, ano, mahaba na po. Parang, siguro, ma'am, ayusin niyo na lang muna. You can call them after this. I will give you a chance that you will have to talk to each other first. Huwag na natin palalain kasi pag ako'y pumasok na rito ang bitag, naku, sus Mariosa. We don't want to make this an issue, okay? Save the Miss Universe Philippines, Mrs. Universe Philippines, your franchise. Baka pag nalaman ng Miss Universe Bulgaria, ito'y magkakaroon ka ng problema. Baka makansila. At pag pumasok na ang Securities and Exchange Commission dito, at mag-imbestiga sila kung foundation ba kayo, is it legitimate? May karapatan ba kayo mga elekta? May karapatan ba kayo? Ipapaganan nila yung surveillance at saka compliance team nila rito sa ginagawa ninyo. Kung meron kayong sinasabing lahat ng mga nakarehistro, kung ano bang nakasulat dyan sa inyong bylaws or constitution and bylaws, ayusin mo muna to. Ipaayos mo agad sa abogado before it's too late. I mean, I'm saying this to you because I see something, so much gray area. Kaya ito, nagkakagulo-gulo kayo. Ulitin ko po, naka-register po kami. Basta, yes, I know, ma'am. But if I keep asking you again, nahihirapan po kayo kasi public record po yan eh. Abogado ko na lang po. Alright. Nasabi ko na nga, ma'am, abogado nyo na lang eh. Huwag na po kayo magsalita. I mean, I think it's okay to be silent. The more you talk, the more mistake. No talk, no mistake. Less talk, less mistake. I would rather... You know, you have the right to remain silent. You have the right to an attorney. Anything that you say will be taken against you and the people will judge you. We're not yet in the court of law. I rest my case. Thank you so much. Work with your attorney. That's all I'm going to say. And you're still welcome if you want to come over. Bring your attorney. We'll give you time dito sa programang ito. That's a promise. All right? All right. Okay, po. Thank you. Thank you so much. I just want to give you a hug. Oh, no. I'm so sorry. It's okay. It's not easy. Okay. It took you a year. Sobrang okay. Raul? Nawala na ako ng aircon dito. Hindi na ako makahinga. Okay. Ganito na lang gagawin natin. Lahat naman narinig na yung mga hinaing ninyo. Let's wait for Charo. And I would like to meet yung kanyang abogado. Yes. And I would rather see na maraming siguro mag-i-investigate. Kung kayo po'y nanood dito, mahaba po ito. Pasensya na po kayo umabot ng ganitong oras. Ano? Matsaga po kami. Siguro here, marami po kayong nakita, marami po kayong narinig. Siguro, marami rin po kayong napulot dito. The most important thing is, ginawa po namin ang lahat na dapat namin gawin. Hindi pa po tapos. Kaya kami hoy, nagpapa-ano po kami, dito na po, nagpapaalam na po kami. Dito sa parting to, kami nagpapasalamat sa iyo, Jessa. Papasalamat din kayo. Ito'y kay Michelle. At papasalamat din kayo sa iyo. You're the judge coming over. And nagpapasalamat din po kami sa iba pang gustong pumunta. Hindi po tayo magkasya dito sa aming studio. At alam niyo po, siguro ganito na lang. Jessa, thank you. Alin, thank you naman. Thank you sa inyong dalawa. Thank you lahat. Ano? Antayin na lang siguro muna natin kung gusto pa nilang sumagot. At I would rather na antayin na lang natin yung bagay na gusto nila. Ikaw naman kasi, meron ka na palang legal action na gagawin. You have the right to whatever it is that you want. Thank you sa inyo. Okay? Thank you so much for the effort. Thank you for the time. Thank you, Sir Ben. Okay? Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Di po kami balita. Kami po'y nag-iimbestiga. At pag kami po'y nag-imbestiga, tinitingnan po namin ang dahilan ng problema. Lahat po nakakalkal po namin sa umpisa hanggang sa dulo. Hindi po kami nakatingin sa epekto, sa ugat ng problema. May ugat po to.
At sa ugat po magmumula ang solusyon. Kaano mang reklamo, ganito po kami mag-imbestiga. Ina-actionan. Na nag-iisang pambansang sumbungan, hindi po kami balita. Mga investigator po kami at lalo hindi kami embalsamador. Hashtag ipabitag mo.